Kaya tirahin mo na. Umpisahan mo na. Let's go. Dito lang kami. Jay Guevara. Sa isyo ng nangasiwa. DDS siya. Gaya namin loyalista. Sino pilang diba? Pagkabutihan hampas muna. Super pulin mo na lahat ang mga salo-sali po ng kagaya nila. Abi na lagag ang baba. Pila na parang aso gala. Tama na merong lihim na. Pagkuhin ang kasensasyon. No way yan, no way yan. Di pwede yan. Pagkuhin ang kasensasyon. 20 pesos na pinamisyo yan, 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 yan. Pagkuhin ang kasensasyon. Hindi nga pwede, hindi talaga pwede sa Pilipinas. Pagkuhin ang kasensasyon. Ano pa kayo? Okay, Jay, tirahin mo na. Jay Guevara. Sabay na kami sa eskwela. Kung ano mong reaksyon mo. Hindi bumitaw ka. Ang word. Kasama na ang sotuswelta. Simple lang, diba? Pagkabutihan, Pasko na. Super dalin mo na lahat ang mga salo-sali po ng kagaya nila. Habi na lagad ang baba. Pili na parang aso gala. Tama na merong lihim na. Pagkuhin ang kasensasyon. No way! Hindi pwede kaya. Pagkuhin ang kasensasyon. Yung droga, bumalik na yan at tumakin nyo. Bakit pagkuhin ang kasensasyon? Hindi nga pwede. Kulit-kulit ka mga ito. Pagkuhin ang kasensasyon. Ayos ang Pilipinas panahon ni Digong eh. Jay Guevara. Ikaw ang bumibro sa mga bayarang vloggers na magkaso na. Jay Guevara. Ikaw ang bumibro sa mga bayarang vloggers na magkaso na. Jay Guevara na mag-umpisa na. Pangamba si Tonodoro ang politika. Kung meron ko isip ka ang nga, ba't sa Pilipinas di bagay katanda? DDS kami di katala sa amin. Kung wala ka puso, sa bansa kay lumayo. Kung magnakaw ka lang, hoy, kami di papalipin. Di ka namin tayo sa sunod, huwag ka nang tumakbo. Di mo kami maluloko. Mayroon di Duterte kami, di ko sa puso. Rodrigo Duterte, DDS kami. DDS kami, DDS kami. Di mo kami maluloko. Mayroon di Duterte kami, di ko sa puso. Duterte, DDS kami, DDS kami, DDS kami. Di mo kami maluloko. Mayroon si Duterte kami, dito sa puso. Rodrigo Duterte, DDS kami, DDS kami, DDS kami. Di mo kami maluloko. Mayroon si Duterte kami, dito sa puso. Rodrigo Duterte, DDS kami, DDS kami, DDS kami. Di mo kami maluloko. Mayroon si Duterte kami, dito sa puso. Rodrigo Duterte. Ready. Tapos na yung songs natin naman. Party party naman. Namiss ko to eh. Dancing to the beat with DJ Eric May. Bay dây rong đi lâu sao rong lang tay thu bắt ao khâu bằng tay sa am rồi không chẳng để đem đi đâu đó là sao tin mơ biyayang araw, adlaw sa ating tanan. Jay Guevara, isang reactor defender ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At syempre, isang lehitimong Duterte defender na lumalaban para sa bayan. Okay, so nakikita niyo ba yung shot ko? Galing ko ah. Kaso medyo masikip sa ulo ko eh. Bali pinadala po yan, tatlong ganyan. Di ko alam, parang pang Islam siya. Di ko alam siya paano isuot eh. Sa ginanyan ko lang siya. Bali pinadalan tayo tatlo. Ang ganito po yung pinadala sa atin. Tayo nga. Kulang alam kung paano siya isuot. Pang gangster yun. Pero sabi nila pang Islam, pang ano daw to. Pinadala sa atin. Kaya syempre
ating suotin ng mas para makita ng nagbigay. Mali ata yung suot ko. Janene, para daw magmukha lalo akong boom buyers. Kaya Jay, ito may papadala ako sa'yo. Tatlo to eh. Isang black, green, tsaka dilaw. Susuot ko na to. Pero parang mainit lang siya talaga sa ulo. Ah, parang, or baka hindi lang ako sanay. Hoy, mega love shout out sa lahat ng nandiyan. Kay Mama Nida Maka Mama Kang from Hong Kong. Parang humina yung oh, baka nanibago lang ako, no? Yan, kaya Mumina Suanico. Why so tagal, ha? Kaya Aileen. Ha, yan. From, ano daw? Hi, Lods. Di ka po pumunta bukas sa Davao Bus. Naku, wala tayong pamasahe, guys. Yan, kay Maria Leonora. Hato, mega love shoutout. Excited na mapanood ang Pulburon, the movie watching from Macau. Pulburon movie talaga yung inaabang. Kailan kaya ang launching niya, no? Siguro tatalunin ng The Rewind niyan. Yan, shoutout kay Nashlyn, ano to? Nashlyn Corner, mega love shoutout. Na-miss ko na ang pangkamot mo. Dito lang naman siya. Ayan, lagay lang natin siya dito. Para lagi siyang lagi niyo siya nakikita. Na-miss niyo ba? Yan kay Sir Ruder, mega love shoutout. Di naman nila ako sinama eh, ba't ako sasama? Yan, kay Ma'am Ludi, mega love shoutout. Kay Arthur Saban, mega love shoutout. Kay Dude Bra, Bob TV, mega love shoutout sa'yo. Kay Dear Ate Helen, mega love shoutout. Tsaka kay Atanista, mega love shoutout. Oo, hindi ako sumama unang-una. Bukod sa magkano, kasi tinanong ko kay Sir Dang eh. Kay Brother Travel, sabi ko, boss, magkano pamasahe hanggang Davao? Sabi niya, 6 or 7,000, balikan na yon. Sabi niya, sabi ko, naku, wag na. Pangbili ko na lang ng bugas dito sa amin yun. Solid naman tayo nakasuporta sa Duterte. Oh, sabi ko, hindi ko, wag na. Sabi ko, sayang. Eh, 7,000, di ba? Sa mga kunin yun. Sabi ko ano na lang, tis na lang. Ikaw dyan, taga-bird ka namin sa mga bayaran. Yan, shoutout din kay Mama Ruby, kay Mami Ruby Saito, kay Arthur Saban, kay Ma'am Michelle Yamaguchi Vlog. Yan, kay Arthur from Davao Oriental. Hindi talaga dapat, pupunta naman talaga ako dapat. Kaso nga, inisip ko kasi, unang-una, wala akong kasabay. Kasi nung nung si Sir Brother Travel naman, tumawag sa akin, hindi naman nagsabi na alis na siya. So, kaya yun, hindi ako nakasama. Wala, hindi ko naman kasi alam, baka magkaligaw-ligaw ako doon. Yan. Pagkuhin ang kasesisyon. Baka doon na ako makapag-asawa sa sa Davao. Ang kasesisyon. Ano pa kayo? Ano pa kayo? Okay, Jay, tirahin mo na. Jay Kumara. Pakisabi kay. Pakisabi sa rally nila. Ano mong reaction? Ano? Patama kay Tamba at BBM. Huwag gumamit ng trolls kasi mga nag-comment ng mga positive sa kanila, halos lahat dami account. Parang niloloko lang nila sarili nila, sabi ni Matalino Helper. We,
kunan. Gawain nyo yan eh. Bubo ka ba? Aga ng trolls, oh. Guhin ang kasisisyon. Guhin ang kasisisyon. Guhin ang kasisisyon. Ba't parang naligago ako? Bakit baguhin ang kasisisyon? Hindi nga pwede. Kulit-kulit naman ito. Baguhin ang kasisisyon. Ayos ang Pilipinas, panahon ni Digong eh. Jay Guevara. Okay, hinilaan ko pala yung sounds. Buisit. Yan kay Reynaldo Tansuntento, mega love shoutout. Kay Alicia Gearbad, mega love shoutout from South Australia. Ay, may mga ano tayo dito, may mga bigatin tayong bisita. Kailangan pala English, no? Ayoko mag-English. Mamagdugo lang yung lungo. Oo nga, so eto nga, pinadala nga to. Pero ano, parang ang init, guys. Hindi pa naman ako nag-gel. Tumakbo. Hindi pa naman ako nag-gel, oh. Pero ang init kasi. Medyo sa puso, Duterte. Ang init niya sa ulo. Ang ibang bansa lang ata ito, ma'am, eh. Ma'am Dayan, eh. Duterte kami dito sa puso. Ang Dayan, pang ibang bansa po ata ito. Hindi ito pwede sa Pinat, sa Pinas. Pinat tuloy. Duterte kami. Hindi ata ito, ma'am, pwede sa Pinas kasi parang ang ano yun. GPS kami, GPS kami. Hindi kami manuloko. Duterte kami. Ganito ba ito? Duterte. GDS kami. GDS kami. GDS kami. O, ganyan ba yan? Maluloko. Duterte kami dito sa puso. Ang init po kasi. Ay, naku. Nahihiya naman ako na hindi suotin kasi pinadala sa akin ito 3 piraso. Eh, kaso ang init. Dapat po dito naka-aircon ka. Okay. Ikaw dyan yung taga-balta namin sa mga bayan. Casing ko na lang. Kaya tira. Nahihiya naman ako na hindi ko. Let's go. Dito lang kami. Jay Guevara. Binigay to sa akin. Pinadala kasi sa akin to. Ah, kasi. Oo, pinadala. So, sabi eh, may shooting ko daw pag nagla-live. Para daw hindi na ako mag-gill. Ayun, listo. Tutusin. Malaking ano sa akin to, malaking bagay kasi hindi na ako mag-gel, hindi na ako babalukwaba. Babalakubakin. Kaso nga lang ang init. Lalo ko nagmukhang terorista. Kumden, lalo ako nagmukhang terorista dito. Sesisyon. 20 pesos na pinamis yan. Yan, yan, yan. Baguhin ang kasesisyon. DJ, pang Muslim ba to? Pang Islam to? Baguhin ang kasesisyon. Ito nakakaalam eh. Pang Islam ata to, bro eh. Pinadala sa akin 3 piraso. Mukha lalo akong terorista dito, ma'am eh. Hindi ko naman po nilalight yung binigay nyo ha. At nagagandahan po ako sa kanya. Kaso, ano po eh. Ang init sa ulo. Jay, hindi mo bagay. Kaya nga eh. Tatlo pa naman to, oh. Ito, pakita ko. Lahat ang mga salot sa lipunan, kagaya nila. Ano, tatlo pa naman, 3 piraso pa naman to. Sugala, tamba na merong lihim na, baguhin ang kasisisyon. No way, hindi pa rin kaya. Baguhin ang kasisisyon. Yung droga, bumalik na yan at tumak. Bakit baguhin ang kasisisyon? Hindi nga pwede. Bakit baguhin ang 3 piraso? Pinadala sa akin to eh. Sabi ano daw, shooting ko daw. Oh, parang pinagtripan na tao ni Ma'am Dayan ah. Ito maganda rin to. Pinadala nila eh. Nahiya naman ako di shooting. Kaso ang init. Ang sa ulo. Para na mag-umpisa na. Baka ba si itong nagdora mong politika? Ganda sana. Ito ay maganda tong isa oh. Sa Pilipinas, di ba kay Kepano? DDS kami. Maganda to guys oh. Kung wala ka puso sa basa kay lumayo. Parang okay tong isa no? Lipid. Oy Jay, shoutout mo. Lagi followers mo dun. Kapa. Sa kabila, yoko kay Chris. Nag-iba ng landas. Ano daw? Yes, kami. Anong naman? Nagpapagwapo pa ako. Duterte. DDS kami. DDS kami. Hindi nyo kami manuloko. Guys, parang mas bagay sa akin to isa. Dito sa puso. Mukha ka kasing Mumbai. Kaya nga eh. San ka na? Dito na kami Dabaw. Hindi nyo naman ako sinami eh. Hindi nyo man lang ako sinabihan eh. DDS kami. Saka wala akong pamasahe. Buti kayo. Mayayaman kayo eh. Loko. Mayroon di Duterte. 7,000 balikan daw dyan. Banat ba eh.
TDS kami. TDS kami. Suot mo yan, tas dala ka ng Armalite. Hello, tatlo. Ang init. Bukas na lang to siguro, ma'am. Susuklay nga lang ako, bihit na yan, hindi ko yan, taga ba? Nagsumblero na lang ako. Vlogs, kaya tirahin mo na. Umpisahan mo na. Let's go, dito lang kami. Bukas na lang siguro to, ma'am. Susunod ko na lang suotin, ma'am, ang init. Sunang nga nga siwa. Kaya magsumblero na lang po tayo muna. At hindi tayo nakapag... Gaya namin loyalista. Ayan, ano pa, diba? Kasama ni Manat Bay. Wala ako, ha. Sila coach lang at boss Dada, wala ka ba? Salo-salo. Gusto mo, habol tayong dalawa. Manat Bay. Gusto mo, habol tayong dalawa eh. Game, tara, 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 boss. Boss Manat Bay, habol tayong dalawa. Libre mo ako pamasahe. Kapal na mukha eh, no? Yan. Paguhin ang kasesisyon. Boss Manat Bay, ano na? Wala akong pera. Reset muna. Parang di kami naniniwala sa'yo, Banat Bay. Granasi, 7,000, no? Banat Bay, no? Bunwari lang yan. Ay, bagay. Ay, oo nga, si Coach Oli lang yung nakita ko kanina sa post niya. Wala ka nga, no? Oh, yaman na sila dun. Okay. Oh, yeah, mo na sila doon, Banat Bay. Dito na lang tayo, mag-live na lang tayo, mag-live. Hindi ako masyadong nakatutok kagabi pala sa live mo, ha, kasi ano, may love nut pa tayo. Buhin ang kasisisyon. Okay, mega love shoutout sa lahat. Buhin ang kasisisyon. So, yun na, hindi nga kami nakapunta ni Banat Bay. Buti na lang, may kasama ako. Mag ano na lang tayo, mag BGC. Banat Bay, magkape na lang tayo. Ako manlilibre sa'yo, basta yung kape na Nescafe lang ha, 3-in-1. 3-in-1 lang, Banat Bay. Uminom ka ba noon? Kaso hindi ata uminom to ng 3-in-1 si Banat Bay. Katalas yung kape na in order niyan sa BGC tig ano eh tig 100 tig 150 ata yun or 250 sa puso mo Duterte. GDS kami. Oh, Ma'am Jane Remontal, marami salamat sa pabuena mano mo sa puso mo Duterte. Okay, mag-shoutout muna tayo bago tayo magsimula, ha. Mag-shoutout muna tayo. Okay, mag-start tayo dito. Yan, kay Mate Mariang Colima. Mega love shoutout. Yes, kami. Yes, kami. Pangatapos ko lang panoorin si Banat Bay sa lahat ng live niya. Gigil na naman. Yan, kay Ma'am Rina S. Mega love shoutout. Musta na pakiramdam nyo? Okay naman. Eto, alam nyo naman ako. Hindi nyo nga nalata na nagkasakit ako. Mo, nagkasakit na. Nakangiti pa rin. Diba? Ayan, yeah, mag-alab shoutout kay DJK21 yan, subscribe natin. Hey, Matalino, Elper, kailangan po ba rally today or bukas? Ewan ko sa'yo, pumunta ka doon, leche ka. Tanong ka ng tanong. Umpisahan mo. O, wag daw, kasi kanina sabi ni Helper, wag daw tayong gumamit ng dummy account. Gumagamit tayo ng dummy account? Yan kay Melanie, mega love shoutout kay Ray Buhol. Lion. Ang bigat na ng eyebag mo, Jay. Okay lang yan. At least, bogey pa rin tayo. Naisipon pa rin ako. Naisipon pa rin tayo, guys. Oo, hindi na talaga mawawala siguro yung eyebag na yan. Yan, mega love shoutout kay Ma'am Wilma Kwan. Kaya Chibu Tami, mega love shoutout from Quezon Province. Hindi nga pwede, hindi talaga pwede sa Pilipinas. Kaya ano to, Katsiela Loka Pudi, mega love shoutout. Kaya Adventure, kay Ray Buhol. Jay, may pamasahe ka na bukas, nagpakulay na si Ma'am Jane. 180 pesos, paano kung makapunta ng Davao yan? Ay!
7,000 nga daw sabi ni Brother Straveler. Eh kaya nga sabi ko sayang. Eh pang bugas-bugas na lang namin 'yun. Oh. Ay, gusto ko yung pumunta, hindi naman kasi tayo binata na ano no. Hindi tayo tawag dito, hindi tayo tayo ay isang dakilang breadwinner kaya kailangan natin magtipid. Yan kay Hige, ano to? Hige, sorry. Wasureta, mega mega love shoutout po kay Babe Arias, ano to? Arias Gado, mega mega love shoutout. Sir J, bagay naman sa'yo, suot nyo yun, promise bagay sa'yo. Bagay ba sa akin? Ang init kasi, ang sakit dito oh, sa noo. Pasensya na po ha. Arnel Nieves, mega mega love shoutout. Hoy, kami di papalipit. Kay Jun Mendoza, oy, kay Ma'am Wilma Kwan, salamat po. Thank you sa palipas. Kay Miriam Perez, mega mega love shoutout. Kay Ma'am Trisha. Yan, kay Ronaldo El KL Siario. Ano to? Maluloko. El Siaro. Yan. Kay Papa Sharlin P. Shantar TV. Kay Karen May Plato, mega mega love shoutout. Interpret kami dito sa puso. Ana, may interpret ko ba? Sige, sige. Hindi kasi sinabi mo kanina DDS eh, rally sabi mo. Meron din kasi gagamit ng troll. So, okay, sorry na din. Napatawad na kita agad. Yan kay Aquarian, mega mega love shoutout. Kay Rosette Calderon, mega mega love shoutout. Matching prong, ano to? Compostela, Cebu City, boss solid tayo dito, yun. Kay Maylin Vargas, mega mega love shoutout. Grabe, ibag ko, oh. Jake Vara, buhay pa ba ako? Sa isyo ng nangasiwa. Oo. Alam niyo yung mga DDS vlogger, mamaibag din eh. Hindi na naman ako nag-iisa, dyan naman si Banat ba. Kaya nga lagi na kasalamin yun, may maibag din yan. Kasalamin na rin kaya ako. Grabe aibag ko, bigla ako yung ano. Bigla sumama yung ano ko, bigla ako nagutom guys. Ang teting na yan. Hoy, shoutout kay Ma'am Joyceline Manibale, mega mega love shoutout. Kay Danny Perer. Kay ako, uy, mega mega love shoutout. Kay Ma'am Rose G. From Singapore, ayan. Sa kaila Papa Shaolin Pishanter TV na from Bahrain. Ang bait mo talaga, Idol J. Hala. Paano ko naging mabait? Oy, kay Banateros, DDS, shoutout. Sama na ang selfish belta. Masamang tao ako. Scammer nga eh. Oy, kay Bright, mega love shoutout. Oy, kay Ma'am, ano, Abe, Ana. Mega mega love shoutout po, good evening. Ano mo pag-uusapan natin yan? Ano mo pag-uusapan? Eh, joke lang. Pero siya, marami tayo pag-uusapan. No? Hoy, shoutout from Kingdom of Bahrain, Idol. Hoy, ako, mega mega love shoutout. Kapag lumapit pala ako, okay naman yung mukha ko. Mukhang dami naka-live ngayon, no? Mabait ka nga, Idol. Kaya nga, Idol kita. Uy, salamat, ha? Mabait lang ba? Walang gwapo. Nakakainis naman. Nakakainis naman. Mabait lang daw. You're insulting me, ha? Ha, ma'am? Ako, oy. You're insulting me, ha? Dapat kasi dinudugtuan mo. Idol kita kasi gwapo ka. Mabait ka. Ganun. Siyempre kasama na gwapo. Yun! Yan ang gusto ko. Pogi yarn. Grabe ka. Nasabi na naman ng mga basher ko. Buta na, pinipilit mo yung mga viewers mo. Huwag mo silang pilitin.
Guwapo ka nga, eh, madaldal lang. Ano? Ay, anong silbi kong bilang life vlogger kung hindi po ako madaldal? Ha, ma'am? Sige, sabi nun. Sabi ni ma'am, ano, ma'am Gloria Ching, guwapo ka nga, madaldal lang. Eh, anong silbi? Naging vlogger pa ako. Saan kami lulugar? Ha, ma'am? Saan po kami lulugar? Ano, pag hindi po ako naging madaldal, edi boring kayo. Boring yung mga nanonood. Tapos na usapan, tinawag ng gwapo, yun, okay na. Tara, bye-bye. Ingat po kayo palagi. Biglang nag-end. Nasabihan lang ng gwapo, nag-end agad. Sino dito? Ay, si M16, what time flight mo, Sir Jane? Naku, wala tayong pag-asang makapunta po doon. Pasensya na po kayo, ha. Ako, dito, ha, promise, ako gustong-gusto ko pong makapunta sa Davao. Kaso nga po, iba kasi yung buhay ko sa buhay ng ibang mga vloggers, no? Hindi ko po, alam nyo, napakaano ko kasi. Ay, magkwento, eh. Napakaano ko, yung tipong... Kesa gastusin ko doon, hawakan ko na lang para sa amin. Kasi nga, ako lang din naman po din yung inaasahan dito sa bahay. Oh, so, lahat dito, lahat ng gastusin sa akin. Kasi nga, wala mga maliliit po mga kapatid ko. Kaya yung gagastusin ko na pamasahe papuntang Davao, no, papuntang Davao, siyempre, sinabi ko nga kay Sir Brothers Traveler kung magkano balikan. Sabi niya, 7,000. Okay na. Nanghinayang ako. Teko, laking pera noon. Sayang. Kaya sabi ko, tutusin yung pagkikita nga namin ni Banat Bay. Kung hindi ako sinabay ng pinsan ko noon, hindi ako pupunta. Sinabay lang ako noon, kaya... Tapos eto pa. Sorry ha, pasensya na po kayo, hindi po ako gala. Alam ko, mapapahiya ako sa sasabihin kong ito. Buti na lang nandiyan yung tatay ko, yung aking puging tatay na nasa Bahrain. Sabi ko, nak, bakit hindi ka sumama sa Davao? Sabi ko, wala po akong passport. Sabi niya, sira ulo ka, hindi naman kailangan ng passport pag Davao. Sabi ko, ay, ganun ba? Hindi ko kasi alam eh. Ayun pa yung isa. Kaya nawalan ako ng gana. Kasi sabi niya, ang akala ko, may passport pag, siyempre, aeroplano, di ba? Hindi ko naman kasi alam eh. Hindi naman kasi ako nakasakay pa dyan. Pasensya na po kayo ha, hindi po ako pinanganak na mayaman. Hindi pa ako nakakasakay na aeroplano. Kaya itong tatay ko, sabi niya, visit ka. Hindi mo kailangan niya passport dun. Pamasahe lang kailangan mo. Tama kami ng tawa kanilang dalawa. Sabi niya, visit na batang to. Passport. Bakit? Mag-ibang bansa ka ba? Eh sabi ko, pasensya na. Eh alam mo naman na dito lang ako sa bahay. Hindi ako palagala. Hindi nga ako halos nagpupunta sa mga... galaan dito sa Taguig. Ang dami-daming galaan dito. Hindi ko kasi talaga alam, pasensya na talaga. Ang dami nagtawanan, no? Hindi ko naman kasi hindi ako nagbibiro. Talagang hindi ko po alam na hindi pala ginagamitan ng passport pag pupunta ka ng Davao. Akakala ko kasi, with passport kasi yun. Pasensya naman! Hindi, totoo po talaga. Ang akala ko talaga, seryoso yun. Tapos nung sinabi ni Papa, visit ka, hindi kailangan ng passport papuntang Davao. Ay, sabi ko, hindi ba kailangan? Pero ngayon, alam ko na, now, alam mo na, humabol ka na. Naku, ma'am, walang ano din si Ma'am Barge. Ma'am, hindi ko po talaga kaya. Pasensya na po, ha. Sayang po kasi talaga yung pera. 7,000 po yun, ma'am.
Ang mahal po ng pamasahe papuntang Davao, ma'am, kaya hindi ko po talaga hindi ko talaga kaya. Pasensya na kayo sa mga DDA supporters diyan. Malapit lang tayo, Charlene. Yan pala, magkalapit lang pala sila. Ang dami nagtawanan tuloy, oh. Game over na agad. Bakit masama bang ano? Eh, malay ko ba, ala, kailangan ng passport dun. Hindi ko naman kasi alam, eh. Sana pala hindi ko nakonwento dito, napahiya tuloy ako. Visit na yan. Akala ko kasi, hindi talaga nasa isip ko talaga, kapag sasakay ka ng aeroplano, kailangan ng passport, hindi pala. Oh, ngayon, alam ko na. Sorry na. Hindi naman kasi ako pinanganak na mayaman, eh. Hindi nga ako nakasakay pa ng aeroplano, eh. Pa-bus-bus lang ako, tricycle lang ako. Eh, oo, tricycle. Tricycle, motor, tricycle, jeep. Pero yung aeroplano, di ko pa nakikita sa personal yan, eh. Kaloka ka. Sorry naman na. Eh, wala, eh. Ganun talaga, eh. Hayaan mo na, isama kita dito para magamit mo passport sa baring. Kawawa naman ng anak ko. Para magagamit, wala nga akong passport, papa. Okay, shoutout kay Ma'am Karen Domingo, kay Chris Crop Tabligan. Mega love shoutout. Leche na yan. Useless na passport ko kasi magpa-passport pala ako going Davao. Asan yung katarungan? Visit ka, DJ. Isa ka pa. Ano rito si DJ, eh, oh. Papahiya na nga ako dito, eh. Oh, ganun din ako dati, Jay. Same tayo ng paniniwala. Oh, yun pala. May kasama pala ako, eh. Si Merlin Cabrito. Okay, kay Ma'am Bargain Shuffle, shoutout sa'yo. Ah, hindi ka ba nagbibiro, Idol Jay? Very humble ka pa dyan. Hindi, totoo. Hindi, promise. Mamatay man ako ngayon. Hindi ko po talaga alam, promise. Pasensya na ako. Ako po, hindi po ako pag ano, ah. Hindi po ako sinungaling na tao. Pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga alam na ganun po talaga yung pala yun. Ngayon ko lang talaga nalaman. Yung kasi nasa isip ko, eh. Pag sasakay ka ng aeroplano, may kailangan mo ng passport. Yung pala. Yung ko na. Kung panginang yan, pahiya tuloy ako. Si Papa kasi, nakita ko pa. Dahil pala, hindi ko na lang, ano eh. Joke-joke lang yan. Hindi po, seryoso talaga ako. Hindi ako nagbibiro, talagang yan ang alam ko. Kaya nga tawang-tawa sa akin yung tatay si Papa Shaolin, eh. Nasabi niya, Leche ka, Davao ka lang pupunta, ba't kailangan mo na pa ng passport? Hindi ko talaga alam, promise. Hindi po ako nagbibiro. No, hindi ako nagbibiro, seryoso ako. Hindi ko talaga alam, ngayon ko lang nalaman. Eh kasi nga, hindi pa naman ako nakakasakay na aeroplano, malay ko ba? Nako, gagamitin na naman tong pangtira sa akin. Jay Guevara, isang politics vlogger, hindi pala alam na hindi na gumagamit ng passport pag pupunta ng Davao. Ano ba? Jay, nakasakay ka na ba? Oh, nakasakay na ako ng barko nung umuwi ako ng Maynila. Nung 9 years old ako. Yun, ayun na yung pinaka-last ko na sakay ng barko nung 2008. Yan, pag-uwi dito. Kasi nagkiwalay kami ng mahabang kwento, eh. Kasi yun, nagkiwalay kami ng magulang ko doon ako sa Capiz. So, sumuwi ako dito 2008, barko yung sinakyan ko. Yun. Ang alam ko, ticket. Oo. Pero ang hindi ko alam, pag aeroplano, ang nasa isip ko, kailangan mo ng passport. Visit na yan. At pala hindi ko nakinwento dito. Napahiya tuloy ako. akala ko ba sasama kanila Banat Bay sa Davao? Hindi. Si Banat Bay nga hindi pumunta, eh. At saka hindi ko talaga po kaya. Pasensya na ako kayo, ha? Kaysa ipamasahe ko po papuntang Davao, itabi ko na lang.
Dito sa Bahrain, Papa Mujay, opo, yan ang aking tatay. Tapos may tatay din po ako na nandito. Dalawa tatay ko eh. Kaya mo yan, Kuya Jay, hindi ba mataas ang talent mo kay Kuya Banat Bay? Ano daw? Oh, sabi dito, Jonah Supulka, kaya mo yan, Kuya Jay, hindi ba mataas ang talent mo kay Kuya Banat Bay? Anong talent? Alam nyo, narinig ko na rin to dun sa isang vlogger. Ewan ko lang, controls to si Jonah. Pero ito yung issue nung kailan ba yung kahapon ata o nung nakaraang araw. Oo, oh, ewan ko kung nabanggit ko na to sa live ko ha, may sahod daw ako kay Banat Bay. Ano naman ba yan? Visit na issue na yan. Okay, kay Ma'am Corazon, kay Ma'am Loida, intindihin na lang natin si Jay, marami siyang pinagkakagastusan, mga kapatid niya, bayad ng bahay, kuryente, bigas. Oo, no? Alam niyo yung sahod ko rito sa YouTube, doon lang napupunta sa ano yan, sa pang-araw-araw namin. Oh, Ma'am Abel, shoutout kay Karen Domingo, kay Rina pa, no? Shoutout from Lopez Quezon. Hey babe, an, shoutout from Davao. Nagtatawanan pa rin sila. Uy, tama na yan. Huwag na kayong magtawanan. At least, di ba, may isang vlogger na hindi pala alam na yung passport. Ako po, yari na naman ako nito. Oh, yari na naman ako nito sa mga ano. Oh, yun na, magko-content na tayo. Okay, Mami Rena Bayer, shoutout po. Jay, tanong lang. Si Tutot. Oo, ano yun? BBM yun. Kuya Jay, hindi ako trolls. Promise, loyal po ako sa iyo. At Duterte, eh, bakit ka nagtatanong na may talent fee ako kay Banat Bay? Tsaka ba't ako babayaran ni Banat Bay? Ba't ako babayaran ni Banat Bay? Para saan? Hindi nakakabobo kasi yung ganung tanong. Talent fee kay Banat Bay. Kasi may mga vlogger na nagko-content yan. May... O sige na, aamin na ako. Oo. May talent pay ako kay Banat Bay. Ngayon nga yun, yung pumunta kami ng BGC. Yun yung binigay niya sa akin, yung pampano na hindi ko kinain. Hindi, yung binigay niya sa akin ng pampano. Pampano. Kaso hindi ko kinain kasi ano, medyo hindi ko gusto yung lasa. Yun yung bayad sa akin ni Banat Bay. Sir, Jay, ano po tawag kay Larry Gadon? Kay Larry Gadon? Anong tawag kay Larry Gadon? Mga bobo. Ano daw? Kana kasi sa password, Jay, kaya... Para kahit sa Davao, makapunta ka na. Joke lang. 100 TR. Ano to? May kay, ano? TR. May kay Banat Bay, di ba? Ano daw? 100 TR. May kay Banat Bay, di ba? Alam mo, Ma'am Christina, dami ko ng problema. Dinadagdagan mo pa. Ma'am Christina, may... Alam, ang dami ko na problema, huwag mo lang dagdagan. Aha, 2K na pampano. Kaya nga, 2K na pampano ang birayad sa akin ni Banat Bay. Diyan din ako dati. Pagsakay ka ng aeroplano, akala ko passport kailangan. Kaya hindi ako nakasakay ng airplane. Pero nung nalaman ko, ticket lang pala, ayun, nakailang salary na ako. O, di ba? Meron din. O, sabi ni Ma'am ano, win me Kodila, o, di ba? May hindi lang pala naman ako nakaranas noon. Marami naman pala kami. Sinabi eh, kasi walang kwenta si Jake. O, wala talagang kwenta, yung bakla 'yun eh. Shoutout Boss Jay, watching from Morocco, Norte Africa. North Africa. Yan kay Ma'am Eva Ebia Vlog yan.
Mula pa noon, hindi bayaran si Jay Guevara, 100% kilala ko ang tao na yan. Yan sabi ni Mami Ren. Yari kayo dyan kay Mami Ren na bayar. May talent P yan kay Mike Abe. Sino ako? Ako may talent P kay Mike Abe? Yan ang grabe na yung mga fake news nyo. Hindi nga nangihingi sa akin yan si Jay. Ano? Kung gusto, alam nyo, problema kung halimbawa ang gustuhin kong pumunta ng ano, ng Davao, mangingi ako dyan kay Papa Shaolin, kay Mami Rena Bayer. Saglit lang yan, 7,000. Mapadalan pa ako ng tigte 30,000 yan. Kaya kaso wala eh, hindi ko talaga ugali kasi yun eh. Misan nangi, ayun, 2022 ata pa yung huling hingi ko dyan kay Papa. Oh, Jay, lipad na lang tayo punta Davao, watching mula dito sa Dubai. O tara, ano, Analin Manio, tara, punta tayo Davao. O, huwag pansinin niya mga baliw niya. Natawa ako dun sa todo sa iyo, Idol Jay. Okay, Enriqueta Puji Saki, mega love shoutout. Ati F, Talent P, okay. Hey Dora Lagaan, mega love shoutout. Kay Nish Yosha, mega love shoutout. Kay Babe Arias Gado, mega love shoutout. Kay Josepina Castro, mega love shoutout. Kay Lin Suzuki, yan from Japan. At kay Alls, kay Ali Asgar Solaiman, mega love shoutout po. Asa ng katarungan, passport na ang Davao. Ano ba ito, BBM, pinaggagawa mo sa bansa natin? Visit ka? Oy, balita ko, isasarado daw yung ano ha. Totoo kaya yun? Isasarado daw yung airport ng Davao? Totoo kaya yun? Bukas ata o sa isang araw? Isasarado daw? Ewan ko lang ha, may napanood lang akong vlogger na nag-anon na. Oo. O yan, kay Nipa Bonifacio, mega love shoutout. Kay Elsa Holada, mega love shoutout from Catanawan, Quezon Province. Kay Mama Merlinda Baliwag. Ayan. Dami mong troll. Okay. Ayan. Sino pa? Kay Boss Bell, mega love shoutout. Kay Janet Elan, kay Mirna Magno, kay Amalia Milan, kay Ma'am Karen Domingo, salamat ulit Ma'am Karen ha. Parang artistahin pala si Ma'am Karen Domingo. Ganda nung, tingnan natin yung picture ni Ma'am Karen ha. Punta natin yung mismo profile. Ayun, ganda nga ni Ma'am Karen. Ma'am Karen, are you single? Sorry. Babe. Ganda ni Ma'am Karen, no? Wala, napansin ko lang. Ganda. Are you single, ma'am? Okay, sino pa yung shoutout natin? Kay Share Not Greed, mega love shoutout. Kay Yox, kay Berna, mega love shoutout. Kay, ano to? Tonet OFW Dependo, mega love shoutout. Kay Nipa Bonifacio, love you too din, ma'am. Baka airport sa Maynila isasarado kasi daming surut at daga. Ewan ko lang. Okay, kay Ma'am Almarie, shoutout din. Kay Rosel Libandoho, mega love shoutout po. Ganda nga niya, Jay. Uy, wag na. Natakot sa akin si Mom Karen. Mom Karen, ba't ka na umulotok? Grabe ko naman sa makawag na. Para naman, ano? South Danny Magbago from Italy, mega love shoutout. Kay May Mansano, mega love shoutout din po. Kay Ma'am Merlinda, yan. Okay na, wala na ba tayong ano? Magsisimula na tayo, wala na tayo sa shoutout. Para isang shoutout na lang. Natakot si Ma'am Karen. Uy, wag na. Kuya Jay, wish ko lang sa show mo ay more
and subscriber and more viewers. Isa na ako. Kami, lalo na kapag sa Duterte. Uy, Ma'am Jonah, salamat ha. Kay Lay Okada, mega love shout out. Jay, napanood mo po ba sinabi ni BBM kay PRD? Nakakainis. Ito nga yung pag-uusapan natin ngayon. Kahit ako naiinis. Kay Victoria Custodio, mega love shout out po ma'am. Kay Ma'am Anita Gardose. Yan, dito, single mama ha. Anak kanino ni Mo Jay? Alam nyo, minsan masarap magmahal ang mga single mom. Aba, may asim pa si Ma'am Anita Garduzi, oh. Oo. Aba. Kamukha ni, ano, ni Cynthia Laster. Oo. Singkit. Oo, Chinita. Oo. sino pa ba yung ano? Victoria ko studio si hindi natin na siya. Okay, Mommy Baby Pink, kay Mama Baby Pink TV, asawa po yan ni Papa Charlene Pichanter TV. Nanonood sila ngayon sa Bahrain. Yan, subscribe niyo rin yung channel niyan sa mga gusto niyo makachikahan siya. Ano ko, nagla-live ka pa rin ba, Ma? Oh, pag ginawa nila yun buong Davao na magagalit sa kanila. Oh, hindi ba balita lang naman yun? Plano kasi nila pigilan ng pagdagsa ng Maisog rally, ah, kaya pala. Hindi, napanood ko yung kagabi dun sa isang vlogger na balibalita nga isasarado nga daw yun. Kay Ashley Puebe, Maraya, mega love shoutout. Okay na, kasi kung puro shoutout tayo dito, baka layasan tayo ng ibang viewers. Natawa si Ma'am Anita, oh. Ay, Ma'am Josepina Sales, mega love shoutout. Kay Marky Baga Baldo, mega love shoutout po. Yan, kay Nelly Vidal, mega love shoutout. Nasa Bahrain din ako, Jay. Yan, si Papa nasa Bahrain yan. Pinagtitripan mo kami, ha? Kung hindi, oh. Hindi, oh. Shoutout naman dyan, please. Oh, na-shoutout na kita, yes, mama. Kay Ma'am Erlinda, 60 Mix Vlog, mega love shoutout. Kay Jocelyn Channel, Sir Jay, hindi po ako troll. Sadyang di lang ako nagko-comment. Pinapanood ko talaga lahat ng live mo. Taga Davao ako, solid Duterte. Salamat, Ma'am Jocelyn, ha. Kay Nars, kay Ma'am Nars, mega love shoutout. Si Ma'am Nars, parang kamukha ni Don Solweta to. Tingnan natin. Si Ma'am Nars. Ay, grabe! Si Ma'am Nars? Oo. Kamukha nga ni Don Solweta. Nakaganyan pa, oh. Sabi ni Ma'am Nars. Ay, gravity! Grabe ka, mama! Nang istok ng mga picture. Ay! Kaya, Jay, ito ang bagong channel ko para lang sa mga Duterte ito. Yung salamat, Jonah. Tama na po, no, start na ba? Ah, sige na. Ito kay Carmelo Nana, mega love shoutout. Sino pa? Kay Shirley Agustin, mega love shoutout. Kay Roselle Escoldido, mega love shoutout. Okay, start na tayo. Baka ano, saan ba tayo mapunta nito? Ako magka-jowa ako ng di oras eh. Oh, eto na! Grabe yung mga, hindi, eto ah, grabe po yung nangyayaring mga balita ngayon, no? Alam nyo, kahit sa GMA, ABS-CBN, TV5, Frontline, Pilipinas, Net25, kung saan-saan, alam mo yung mga title, puro inamin na, umamin na, inamin na ni PRD, ni former President Rodrigo Duterte na may kasunduan sila ng China. What? Puta na. Na gugulat ako sa mga ano, sa mga title nila. Mga network ngayon, nalatang may mga ano no? May mga bias no? Kay Rolando, shoutout kay Ma'am Emma, shoutout. Last shoutout na 'yan ha. Mag-start na tayo eh.
Grabe. So eto, panoorin natin to. PBBM. Kumbinsidong may secret agreement na pinasok ang Duterte. Grabe. Grabe ka? Grabe ka, paring bong. Paring bongbong. Grabe naman yan. Parang kahapon, nagsabi mo sa... Doon sa ginawan ko ng reaction video sa'yo, sabi mo nagtatanong ka lang ah. Bakit ngayon parang kumbisido ka na? Nakausap mo lang yung Amerika, Japan, lumakas na yung loob mo? Ma'am Lizelle Mabini, shoutout, no? Lumakas na yung loob mo, nag-ano lang, nakausap mo lang ang Japan, tsaka Amerika? Grabe ang mainstream media, no? Ano? Oh. 'Di ba? Matatandaan niyo yung reaksyonan natin kahapon. Sabi ni Bini, paring Bongbong. O pare ko 'yan eh. Sabi niya, "Eto, nagtataka po ako. Nagtatanong po ako kung may kasunduan ba ang Japan at si Duterte." Ngayon, hindi na siya nagtatanong, oh. Oh. Kumbinsidong may secret deal agreement na pinasok ang Duterte admin sa China. Parang ngayon ko nare-realize na totoo yung sinasabi ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay duwag nga. Kasi isipin niyo maigi, kahapon nagtatanong pa lang siya. Bigla, tapos ngayon naging matapang na. Na kinukundi na niya na may ano talaga, may secret agreement. Okay, panoorin natin ha. Panoorin natin. Behave na kayo. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's. Ano sabi ni Mami Rena? Kasama, alaw kasama ka sa Davao. Hindi Mami, sayang pamasahe. 7,000 din, sayang. O, kaya hindi na ako pumunta. Pasensya na po, ha? Oh. Okay, ulitin natin. With the confirmation Lino, shoutout, of Lino. The Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Wow! Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ng pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may... Ito na lang ang tanong namin. Ito ha, katanungan po ito ha. Hindi po ito pagbibintang. Hoy, wag niyo nga i-mention yung pangalan niyan kung ayaw niyo ma-hide dito sa channel ko. Wag niyo pong i-mention yung mga bayarang vlogger. Okay, wag niyo i-mention mga pangalan noon. Ano, makikilala lang ng mga supporters namin 'yun, ha? Ito ah, tawag dito. Paring Bongbong. Bakit ganoon? Bakit ganoon? Wala ka namang sapat na na ebidensya. Bakit nagsasalita ka na agad ng tapos? Bakit nagsasalita ka na agad ng tapos? Parang ano to, syempre lalong magiging malakas ang tawag dito. Lalong lalakas ang mga tansu vlogger nito. Kasi nga yung presidente nila mismo sinasabi na may secret agreement. Kagaya ng mga sinabi ko dun sa mga bataan mo, paring Bongbong, ang tanong ho dito, asan po yung ebidensya nyo? Ipakita nyo po yung ebidensya na may secret agreement si Tatay Digong at China. Hindi po porket presidente kayo, magbibitaw po kayo ng isang salita na kailangan paniwalaan namin. No? Paalala lang po, hindi porket presidente, lahat ng sinasabi, tama po ha. Kasi isipin nyo po, magbibitaw po kayo ng salita na may secret agreement nga ang China at ang admin ng Duterte. So asan po yung katibayan? May pinakita po ba kayo? Sa panahon ho ngayon, kailangan na ho ng katibayan. Hindi na po puro bunganga na lang. Ang pangit naman po ata nun, paring Bong. Yan, nirap sa'yo, paring Bong eh. Kakapaniwala mo kay Maring Lisa, nagkakaganyan ka na.
Ha? Tsaka, saan tayo nakakita ng isang presidente na naniniwala sa chismis? Yung secret deal na yan, chismis yan eh. Ha? Oh, ngayon, pagkumparahin natin yung about sa PDEA at yung secret deal. Yung sa PDEA ni Maharlika, may nilalabas silang ebidensya. Kaya yung mga tao, hindi mo talaga maiwasan na hindi maniniwala, di ba? Yung sa secret deal, na sinabi na mismo ni Paring Bong na talagang ikinukundi na ito, kumbinsidong, okay, ibig sabihin, naniniwala talaga. So, ibig sabihin, paniwalang paniwala si Paring Bong na may secret deal si Duterte sa China. So, ngayon, ang tanong po dyan, asan po ang ebidensya? Kasi kung hindi po kayo maglalabas ng ebidensya, lalo't nagbitaw na po kayo ng isang salita laban sa mga Duterte, eh, bababa po ang tingin namin sa inyo niyan. Bababa po tingin namin sa inyo niyan. Siyempre, isa po kayong presidente, tapos naniniwala po kayo sa isang chismis. Hoy, maraming salamat po, Ma'am Linde, Lindel. Thank you. Maraming salamat sa blessing na ipinagkaloob niyo po. Ano po, no? Eh, Paring Bong, eh, parang diskumpiyado kami niyan sa iyo. Biray mo, presidente ka ng buong Pilipinas. Tapos magbibitaw ka ng isang salita na wala ka namang sapat na ebidensya. So sa madaling salita ho nito, lumalabas ho nito sa ginagawa nyo is paninirang puri sa mga Duterte. Kasi nagbitaw po kayo na isang salita na alam nyo naman na isa kayong ginagalang. No, isa kayong kagalang-galang. Ba't may tawa? Isa kayong kagalang-galang na pinakamataas na tinitingala ng mga supporters mo lang na isa kang presidente ng Pilipinas. Tapos magbibitaw ka ng isang salita na walang sapat na basehan, walang ebidensya. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po niyan, paninirang puri. Yan po ang paninirang puri. Kasi yung sinasabi po kasi ni Tatay Digong about who sa inyo, about PDEA, may ebidensya po silang inilalabas. Kaso yung sa inyo po, wala po kayong ebidensya inilalabas. So ibig sabihin nga po niyan, sa madaling salita, paulit-ulit na ako, paninirang puri po yung ginagawa nyo sa mga Duterte. Grabe, akala ko, alam nyo po, Paring Bong, alam nyo ang mga kadalasan ng gumagawa ng ganyan, mga dilawan. Alam nyo, parang unti-unti nyo na pong naaadap ang ugali nila. Sa totoo lang. Sa totoo lang po, Paring Bong. Aba, mahirap naman po yan. Baka mamaya po, tularan po kayo ng ibang mga tao. Ng mga tao dito sa Pilipinas na basta lang bitaw ng salita, wala namang pinapakitang ebidensya. Eh mahirap po yan, baka may impluwensya nyo po yung ibang mga Pilipino. Baka gayahin po kayo. Yan po yung kinakatakot ko ho dito, Paring Bong. Na baka dumating ang araw, ang batas natin ay maging walang visa na lang ho. Alam nyo kung bakit? O limbawa, may isang, o katulad na lang ho nung kaso ni Pastor Apollo Quiboloy, sinasabi nyo na marami siyang mga baril, ito ganyan. Pero hanggang ngayon, wala naman pong ebidensya na pinapakita. Wala ngang video. O walang video na minamaltrato, ganyan, ganyan, yung mga testigo ni Pastor. O ngayon, baka dumating po sa punto na, halimbawa, si Banat Bay, sinabihan ako na magnanakaw nang wala naman sapat na ebidensya, bigla ho kayo maniwala. Ba't si Banat Bay? Hindi na lang, si Lino, yan, si DJ. Sinabi sa akin ni DJ, or kaya nagsumbong siya sa police station. O si Jay Guevara, ninakawan ako. Siyempre, sasabihin ng police, asan po yung ebidensya nyo? Hindi, nakita ko po, dalawang mata ko, mininakaw siya.
So sa tingin niyo po ba sapat na po bang paniwalaan ng batas 'yon? 'Di ba hindi ho? Kaya napakamali po nitong ginawa niyo. Sobrang mali po ito, sobrang nakaka-down po ito sa pagkatao niyo, paring Bong. Kung sinasabihan po ng mga tansu vlogger ang mga Duterte daw ay naninirang puri sa mga Marcos, nagkakamali ho kayo. Ito ang paninirang puri kasi nagsasabi siya ng isang salita na wala namang siyang ebidensya. Okay, tuloy pa natin. Ayan sa BRP Sierra Madre sa Iyungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na... Ulitin lang natin. Nasarap pakinggan eh. Alam nyo, pwedeng i-remix to. Na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Mali. Joke lang. Joke lang, parin Bong. Baka wag mo kayo pagurgur. Joke lang. Vlogger, komedyante. Huwag niyo po ako ipagurgur, ha? Marami po akong binubuhay. O, eto po. Ayan, nakakatawa na. Lumabas sa bunganga niyo. Naku po, hindi. Nakakapang hinayang na, alam niyo yun, na kahit papano may nakikita pa naman kaming respeto sa inyo bilang kami po ay tiga-suporta ng mga Duterte. Pero kung ganyan po yung mindset ng isang namumuno sa ating bansa na basta lang po salita na walang sapat na basayan or ebidensya, eh parang nakakaloko naman ho yun, no? Parang ano naman po, parang wala naman po ata sa ayos yung ganun. Kasi maganda sana eh, diba? Halimbawa, katulad niya, nagpa-interview siya. Oh, ganito, eto po yung papel. Yan po yung papel na katibayan na ganito, oh, ito, ayan, oh, ito po. Ito po yung katibayan, no? Na itong Duterte at China ay may kasunduan. Ito po yung ebidensya. At least maganda po at talagang maniniwala kami. Eh kaso po, kung puro bunganga nyo lang po ang papakinggan namin, or pagbabasihan po namin, eh parang ang sagwa naman ho nun. Parang napakababaw naman na po. Ang kinakatakot ko ho dito, baka dumating po yung araw na puro na lang bunganga ang basihan ng batas natin. Kasi eto na lang po paring Bong. Halimbawa po, di ba, yung about po sa PIDEA. Kung halimbawa po na walang pinapakitang ebidensya doon, so ibig sabihin, papaniwalaan namin yun. Kasi nakita namin sa'yo eh. Nakita namin sa'yo na sinabi mo lang na walang pinapakitang ebidensya, so ibig sabihin, pwede na pala namin din palang paniwalaan yung nilabas ni Maharlika. Diba? Yun, at least yun, may pinakitang ebidensya. Hindi lang bunganga. Ah, so maniniwala na po pala kami doon. Kasi sa nung unang-una hindi pa kami masyadong naniniwala kasi nga ano pa lang yung mga pinapakita ni Maharlika. So ngayon, dahil sinabi niyo po 'yan, so kayo po yung nagbigay ng way po sa amin or nagbigay ng sapat na kaisipan na pwede na pala naming paniwalaan yung about sa PIDEA kasi nakikita na ho namin sa inyo eh. Nakikita namin sa inyo na kayo nga po eh, naglabas kayo ng isang pahayag na para sa kasiraan ng Duterte na gamit lamang po ay yung bunganga nyo. So ibig sabihin, papaniwalaan na rin namin yung kay Maharlika kasi yun, may ebidensya pa. Ay nako po. Minsan din po kasi dapat isip-isip din po ha. Alam ko, 'di ito ha, naiintindihan ko naman 'to si paring Bong.
Naiintindihan ko si Paring Bong kasi nga, unang-una, siguro baka nanggigigil na rin to kay Tatay Digong. Eh kaso hindi nga siya makapalag dun. Kaya nga, tingnan nyo, may mga tigapagtanggol nga yan, di ba? Yung mga mambubutas. O, di ba? Kung ikaw matapang at kaya mong dipensahan ng sarili mo na mag-isa, hindi mo na kailangan ng iba. Eh, doon pa lang, di ba? Nakikita natin, pag may nilabas si Tatay Digong na salita or may sinabi, yan dyan na agad yung mga tigapagtanggol. Mga bataan ni Tamba, di ba? All out yan. Oh, full support. Full support ang mga sip-sip. So yan na, nakabalandra na sila dyan. Kanya-kanyang ano, patawag na ng media. Pero nagtataka ako. Ay, mamaya na pala yung speaking of media. Mamaya na kayo. Mamaya kayo sa akin, ha? Dyan lang kayo. Easy lang. Nakikita nyo to? Isusungal-ngal ko sa inyong lahat yan. Mamaya. Oh, na, yun lang naman Paring Bong, no. So ibig sabihin, so sa 777 viewers na Duterte supporters na nandito sa live ko ngayon. So ibig sabihin, ano po talaga 100% na yung kay Maharlika. Kasi dito nga nakikita ho natin na bunga nga lang po yung pinagbasihan dito ni Paring Bongbong. Eh paniwalang-paniwala yung mga tao. So ibig sabihin, paniwalaan na rin po natin yung kay Maharlika. Siya na po mismo ang nagbigay sa atin ng idea kung paano maniwala sa isang binibintang na maling ginawa katulad doon ng secret deal, no, ni Tatay Digong. Eh mismo sa bunganga niya nagsabi na totoo daw. Ang galing, no, may presidente tayong ganito. Para sa akin, naliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM pupul sa isyung ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung Wait lang. Speaking of pinamigay, Mami Tessia, shout out sa'yo. Kung may binigay ang Duterte sa China, wala na sila dapat karapatan na magalit pa sa inyo. Totoo yan, wala na silang karapatan kasi nakuha na nila eh. No? Nakuha na nila ang gusto nilang makuha sa bansa natin kung may binigay. So ibig sabihin, kaya nagagalit ang China, ibig sabihin wala talagang naibigay. Common sense lang naman din sana. Yari ka kay PRD bukas. Yari nga ito bukas. Pagtay ito bukas. Kaya nga sabi ko dyan sa live ko, sa title ko, baka nga ilabas na ni Tatay Digong yung viral video. Kasi over na yung sinabi niya. Pero yun mo, saan ka na nakita na... Kasi yung mga lumabas sa bibig ni, ano? Yung lumabas sa bibig ni Paring Bong, talagang ano yun eh. Sinushoot niya talaga na may binigay talaga si Duterte. Pero paano? Tsaka ito na lang, siya na mismo nagsabi na bakit nagagalit ang China sa atin? Meron ka bang binigay? Oh. So ibig sabihin, kaya nga nagagalit yung China, wala nga silang nakuha. Wala pa silang nakukuha. Kasi kung isipin niyo na maigi, kung halimbawa na nakuha na nila yung gusto nila sa Pilipinas, kung meron man talagang secret deal, edi sana hinayaan na nila kayo dyan. Tsaka ito, take note. There's more. Wow. Take note, ha? There's more. Isipin nyo lang tumaigi. No, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Nag-loading yung utak ko, may nakita ako eh. Ah! Nakalimutan ko bigla. Wala sa isip ko. Pa English pa kasi ako eh. Dati hindi na lang ako nag-English, hindi ko tuloy pa siguro nakalimutan. Ano ba 'yung sasabihin ko, nakalimutan ko na. Ah, 'yun pala ito, 'yung about dun sa 'yun nga 'yung sa West Philippine Sea, no. Ito ah.
ang tagal-tagal na pong hinaharangan ng China. Panahon pa lang ni Noynoy, ni Gloria, eh talagang hinaharangan na nila yung barko natin dyan. Paano nyo sasabihin na bakit nagagalit? Kasi nagtanong siya ito. Nagtanong siya, sabi niya, bakit nagagalit sa atin ng China? Ano ba yung binigay nyo? Oo. Namin gawin. Anong laman nung secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, bakit nagagalit sa atin ng mga kaibigan natin sa China? Dahil... Oh, bakit daw nagagalit sa atin ng kaibigan natin sa China? Matagal nang galit yan, wala pa ang Duterte. Tsaka eto ha, kaya nga nagagalit kasi nga may construction material kayo na ikinarga sa barko nyo. Eh nung panahon nga ni Duterte, wala namang nga kasing ganyan. Meron man, patago. Eh sa inyo, lantaran eh. Ito kasi nangyayari dyan. Set up itong issue na to. Set up po ito ha. Ito, pasensya na po, paring Bung ha. Magsulian na lang tayo ng kandila. Joke lang. Magsulian na lang po tayo ng kandila, pare ha. O kahit magalit sa akin si Maring Lisa, okay lang. Ganito kasi yan. Unang-una, ang ginawa kasi, ito nakikita ko to, ayun, parang setup kasi to eh. Parang ha, parang. Hindi ko pa win na 100%. Parang setup. Isipin nyo maigi. Unang-una, yung balita ng GMA, yung barko na sa gitna, binubomba ng mga China. O, Chinese Coast Guard, ganun. Binubomba, di ba? Yung Coast Guard natin, nakatunga nga lang habang binubomba yung barko natin. Pangalawa, ito. Alam naman, hindi naman pinanganak kahapon itong mga to. Alam naman nila na magagalit ang mga barko ng China kapag nakitaan nila na may materialis doon sa loob ng barko, di ba? So ibig sabihin, expect na nilang bubombahin sila. So ngayon, bakit ko ba nasabi na setup tong ano na to, setup tong issue na to? Ito nga, kaya ako sinabing setup to kasi nga alam naman nila at gusto nilang palabasin na magagalit, gusto talaga nilang magalit ang taong bayan sa mga Duterte. Kasi isipin nyo, alam naman nilang bawal magdala ng materialis doon sa Sierra Madre, pero bakit nagdala pa rin sila? Kasi nga, eto na nga yung bunga. Eto na yung gagawin nilang setup na kukonbinsin nila yung mga tao na magalit sa Duterte na meron ngang secret deal kuno. Diba? Alatang setup na setup eh. Bakit nung nakaraan hindi nagsalita si Paring Bong? Bakit hindi siya nagsasalita? Bakit ngayon pa lang? Kasi sabi niya na nga nung unang interview, 'di ba, kahapon sa live natin, narinig natin ng dalawang tenga natin na sinabi niya na baka gumagamit pa siya ng baka. Pero ngayon talagang pinush niya na, talagang pinatotohanan niya na. So ibig sabihin, ang ginawa, bago muna siya magsalita, ginawa niya muna, nakipag-usap muna siya sa Amerika at sa Japan. Para nga naman may kakampi. So ngayon, na malakas-lakas na yung loob niya kasi nga may mga kakampi na, eto na, sinabi niya na. Tsaka dito, setup talaga to. Oo, para ano talaga to, naka-prepare na talaga to na ganito. Ganito ang nangyayari ha. Pagtapos bomb ang papalabasin natin is aping-api tayo sa mga Pilipino. Sa China. Ang papalabasin natin, inaapi tayo ng China. Tapos papalabasin natin na may agreement ang Duterte at China para yung taong bayan ay magalit sa mga Duterte. Planted yun. Nakaplanado na nga talaga to. Ikaw talaga, Paring Bong, magsusulian tayo ng kandila pag ganyan ka ng ganyan. Hindi, ito to. Planado na talaga to. Ewan ko lang ha, kung magbagay. Mga tatanga-tanga yung ano eh. Tatanga-tanga yung mga supporters ng Tansu Dugyot Bla supporters eh. Hindi naman kasing tatalas ng mga isip natin yung mga yan.
Ang galing ng setup nila, no? Tapos nung naging nagkaroon na ng ano, eh dapat ganito. Dapat pala, eto na lang. Dapat pala ibalik pala natin sa kanila na baka ang Marcos at Japan, ang Marcos admin, America at Japan, baka may secret agreement din. Oh, tapos sasabihin kaibigan. Ang lakas nila mambulag, no? Kasi isipin nyo, ha? Hindi pa po Duterte ang nakaupo sa gobyerno. Wala pang Duterte tayong nakikilala. Eh, or wala pa tayong Duterte na nakikita noong mga panahon na yun. Eh, yung South China Sea na yan, yung Sierra Madre na yan, ay matagal na pong hinahabol ng China yan. Matagal nang hinaharangan ng China yung mga barko na mga pupunta dyan. Diba? Diba dati pa nga may mga ano, may mga inaanuan pa sila ng mga army dyan? O sige, tapusin natin tong video na to. May papanood ako sa inyo. Sana mahanap natin, ha? Logic na logic, wala ka nyan, sabi ni Benjo. Putang ina mo. Ay, joke lang, baka hindi ako yung sinabihan nun, baka si Paring Bong. Sorry Benjo. Maglagi ka kasi kayong pangalan. O, akala ko kasi ako yung sinasabihan nyo, eh. Nangarin natin. Hindi kami sumusunod. Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? Alam, ba't ka nagtatanong kung ano dapat gawin? O, ikaw daw. Ay, putang ina mo. O, katayin nyo na si Benjo. Ako pala sinasabihan, eh. Ganito, ano daw ba dapat gawin? Yun nga, wag nga kayo maglagay ng mga construction material doon. Ay, naku po. Pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue niya. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gate ni PBBM, wala siyang... Paano idodokumento? Ay, wala naman nga secret agreement. Ano ba naman yan? Oh, kagaya nung trolls dyan na si Benjo. Oh, tanga ka. Paano maidodokumento yung sinasabi niyong secret deal? Eh, wala ngang ganun. Bobo ba kayo? Sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Eh, hindi ko nga maintindihan. Eh, paano nga magkakadokumento? Wala nga secret deal. Ano lang iyayari? Ah, wala nga secret deal, eh. Paano nga may dokumento? Ano ka ba naman ba, Paring Bong? Sabi ko sa iwas, iwasan mo yung kakainom ng gin. Iwas-iwasan mo yung kakainom ng gin na puro, maglagay ka ng kalamansi. Para hindi lagi naglo-loading yung brain, ano mo, ha? Ano naman to si Paring Bong? Ay, mami, anak po na, shoutout. Ay, naku po, Paring Bong. Sabi sa'yo, pag hangover ka, huwag kang harap sa midi. Ma'am, just mind, shoutout. Sabi sa'yo, iwas-iwasan mo na yung gin. Yung gin kasi nilalagyan ng kalamansi yan kasi pag puro din kasi mabilis kang malasing. Masarap yung may gin para tanggal yung bagabag sa lalamunan, yung plema-plema para hindi ka na rin machok. Para hindi ka na rin mag ganoon. Sayo, Paring Bong, iwas-iwasan mo na yung gin, mag-MP ka na lang. Mas masarap pa. Hindi pa masakit sa ulo, walang masyadong hangover. Ha, Paring Bong, ha, ayos na, ha. Oo, paano nga magkakaroon ng dokumento? Eh, wala ngang secret deal. Paulit-ulit na lang, eh. Oo. Diba, common sense na lang, eh. Paano may dokumento ni Digong, ni Tatay Duterte, Tatay Digong, kung wala ngang secret deal? Doon lang tayo tatakbo sa dalawang ano na yun. Paano may dokumento kung wala nga secret deal? Common sense lang. Ayun na naman yung salitang common sense.
experienced lawyer si President Duterte. Eh, ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Eh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Kaya nga, wala ka signature. Igigil ako siyo eh. Mag-isa mo. Ah, igigil, sinabi nga walang secret deal. Paulit-ulit ka. Ano nga may dudokumento? Kaya may share out. Paano may dudokumento yun? Paano, ano yun? Magagawa-gawa na lang ng si Tatay Digong ng dokumento na wala naman talagang secret deal? Tsaka ito na lang eh. Kung may nakuha na ang... Halimbawa ito ah. Sige, rekta na natin. Kung halimbawa man, ibinigay ng Duterte yung South China Sea na yan, yung West Philippine Sea na yan, no? Kung naibigay na yan sa China, edi sana binakuran na nila yan. Sana nilagyan na nila ng mga army nila yan. Pero bakit wala, di ba? Bubuisit ako sa'yo eh. Nang best nata pinagsabihan, pag may ang over ka, huwag kang magpapa-interview. Gigil eh. Oh, kalma. Baby, kalma. Makaka-stress din talaga sa politics, no? Tarang hirap dito sa bansa natin, no? Kapag mataas, ikaw yung mataas dito sa bansa natin, kahit anong paliwanag mo, di ka papakinggan. Ikaw naman, Papa Shaolin Peace Hunter TV. Bakit ba ito yung kinuha mong kumpa? Ay, hindi ko pala to ninong kumpari ko na pala to. Wala ka palang kasalanan dito. Bakit walang video? Bakit walang announcement? Oh, video daw. Mahilig ka sa video, ha? Marley ka, shout out. Hello, shout out kay Marlika Boljak TV. Oh, man, nag-aharap ng video to. Ah! Ay, Marlika, nag-aharap ng video to. Oh, pagbigyan mo nga. Barat Bay. Baka alam mo rin yung ano na, oh, baka alam mo rin yung video, nag-aharap ng video. Oh. Bakit wala daw video? Ay, naku po. Buhay nga naman. Grabe, no? Sana pag ganito ng ganito yung mamumunong sa bansa natin, magbigti na lang tayo. Parang walang kinabukasan maganda Pilipinas natin dito. Naghahanap ng kasunduan, naghahanap ng kasulatan, tapos may video pang hinahanap. Paano magkaka-video? Wala nga ganun nangyari. O, gusto mo bang video? Oh. Oh guys, kayo, gusto niyo na ba? Pipilitan ako nito pag nainis talaga ako dito eh. Gusto niyo ba ng video? Pagbibigyan ko to. Ha? Mag-comment kayo, lahat kayo mag-comment dyan kung gusto niyo ng video. Pagbibigyan ko to sa video. Parang naghanap din siya ng video niya eh. Gusto mo laging video, ha? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila yung sikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin? Kung gusto daw nila sikreto, bakit hindi daw sinabi sa amin? Ay, grabe. Presidente ba itong nagsasalita? Di kaya nananaginip lang ako. Baka mamaya kasi nananaginip lang, baka tulog pa ako, tapos akala ko nag-live ako. Gising. Kasi parang hindi presidente yung nagsasalita eh. Bakit daw hindi sinabi ang secret deal? Ano ba meaning ng secret? Una-una, bukod sa ang meaning ng secret, ano meaning tuloy? Ang ibig sabihin, nang secret ay sikreto, tapos wala nga secret deal na nangyari. So paano nga rin sasabihin sa iyo? Dalawa na 'yon. Grabe.
Bangag ka nga talaga. Alcohol ko? Gigigil ako sa'yo. Grabe. Hindi ko kalain, no? O, na ganito mag... ganit. Ay, hirap lang magsalita, eh. Baka, kung media napapatahimik, baka pati tayo patahimikin, eh. Sana, bakit pa ba kita binoto? Ulitin natin, ah. Kahit isang papel, bakit walang video, bakit walang announcement, nothing. Bakit hindi nila sinabi, kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin? Tana na, suntukan na lang kaya tayo. Suntukan na lang kaya tayo, ano? Nagigigil ako sa iyo, eh. Ano? Maguhubad na ako dito. Wisit na yan. Ano ba ang sasabi secret deal? Wisit na yan. Ano ba sasabi secret deal? Eh, ano sasabihin sa'yo? Wala nga secret deal. Kaya nga secret deal yun, eh. Suntukan na lang kaya tayo. Ubuisit na ako, eh. Wisit na yan. Napapahubad mo tuloy ako na sa di oras, eh. Nakakainis? Anong sabi? Nung kami pumasok, nasabihin meron kaming usapan, dapat sundan natin. Kaya ang panawagan ni PBBM, dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Tanong natin sa kanila. Eh di, tanong mo mula kay Noy Noy. Gisingin mo yung patay, yung bangkay ni Noy Noy. Tanungin mo muna doon bago mo tanungin ng mga Duterte. Dahil mas naunang merong, dahil kung totoo man ang secret deal, mas nauna si Noy Noy Aquino kaysa kay Duterte. Di sana doon mo muna, bangunin mo yung patay. Eto, gamitin mo tong pangkamot ko. Oh, kaso nga lang, para mapagana mo to, dilaan mo muna. Oh, tapos, buhayin mo si Noy Noy. Grabe naman pagka... Grabe naman. Common sense na lang sana. Unang-una, doon pa lang sa sinabi niya na secret deal, bakit hindi daw sinabi sa kanya? Ano ba ibig sabihin ng secret? Katulad lang ng confidential. Isang nakakatangang issue dito sa Pilipinas, yung confidential fund ni BP Sara. Kine-question ng mga makabayan block. Para saan daw ang confidential fund na yun? Saan daw ginagamit? Di ba nakakabobo? Kaya nga confidential, eh. Tapos sasabihin mo kung saan ginagamit? Ay, nako. Di ko alam talaga ba't meron tayong ganun. Para matapos na lang to, sige na, magsuntukan na lang tayo. Sige na, game. Game. Oh, game. Ano na kasi, nakakabwisit, eh. Kasi paulit-ulit na lang, eh. Wala nang katapusan na... Ano, eh. O, dalawa kami ni Trillanes, yung bata mo. Wala nang lahat na lang, paulit-ulit. Puta. Secret deal. Bakit hindi sinabi sa amin ang secret deal? Oh. Kung may secret deal. Wala nga secret deal. Paano sasabihin sa'yo? Ano may ibig sabihin na secret? Kaya nga secret, eh. Hindi ako pumunta ng Davao. Wala ano, walang pamasahe. Naka-short ka, Kuya Jay. Naka-boxer lang ako, eh. Kasi may makita. Maka main love kayo lalo. Matambukpwet ko, eh. Oh. Yun pa, isa pa. Bakit yung kay ano? Bakit yung kay Trillanes? Diba? Secret deal din yun. Confidential din yun. Bakit hindi nyo rin yung questionin? Oh, si Sir J, hindi iyan si BBM. Trolls niya yan. Trolls ba to? Di kaya, baka nga, no? Baka papit niya lang yan, no? No? Di kaya papit niya lang yan.
Ma'am Marlene Roll, shoutout po. Uyan na, eto na oh. Papabutin niyo pa ba ng ano, yung video, labas na natin. Paano matapos na to? Total, siraan din naman eh. Oh, yung tama sinabi ni Ma'am Jennifer oh. Ah, si Trililing at Enrile oh. Yun, tanongin nyo, si Enrile tsaka si Trililing. Kaya walang dokumento. Oh, sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. Anong, what part did you play in all of this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Paano naman? Paano mo gagawin yung... Hindi ang Duterte ang naglalagay sa alanganin. Ikaw. Ikaw ang naglalagay sa alanganin sa Pilipinas, hindi ang mga Duterte. Ano ba naman yan? Unang-una, ginagalit nyo ang China. Paano hindi magagalit sa inyo? Kasi nga, ginagalit nyo. Oh. Pangalawa, ang usapan dyan is pagkain lang yung dalhin sa Sierra Madre. Pero ang ginagawa nyo, nagpapadala kayo ng construction material. So magagalit nga, ginagalit nyo nga talaga. Tapos ngayon sisisihin nyo na nilalagay ng mga Duterte sa alanganin ng Pilipinas, samantalang ikaw yung presidente. Hindi ka ba nag-iisip? Bakit? Si Duterte pa ba ang presidente ngayon na siya yung maglala? Anong, eto na lang, common sense ulit. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. Bakit ayaw mong resolbahin na ilayo ang Pilipinas sa kapahamakan? Ganun lang yun. Anong silbi mo? Anong silbi mo sa na pagiging presidente kung hindi mo kayang iiwas ang Pilipinas sa kapahamakan? Sige, sabihin na natin na ganun, okay, na napapahamak nga ang Pilipinas. Oh, andiyan ka, 'di ba? Isa kang presidente na para ikaw yung inaasahan namin na iiwas mo kami sa gulo. Kasi nga presidente ka. Eh ba tayo mong gawin? Ang lumalabas kasi dito, parang si Tatay Digong ang presidente kasi sinabi niya nanggaling na sa bibig niya na ipinapahamak niya ang Pilipinas. So ibig sabihin, si Tatay Digong ang presidente? Na mas makapangyarihan si Tatay Digong, si Tatay Duterte, si Duterte kaysa sa'yo? Na kayang-kayang ipahamak ni Duterte ang Pilipinas na kahit hindi na siya yung presidente? Ganun ba? Hindi, eto, pasensya na po kayo, Mr. President, pero parang sablay na ho yung mga pinagsasabi nyo eh. May karapatan naman siguro ako magsalita kasi binoto ko kayo. Ha? Binoto ko naman kayo eh, kaya may karapatan na ako magsalita sa inyo. Hindi, isipin lang, common sense, siya ang presidente. Bakit siya natatakot na malagay sa alanganin ng Pilipinas? Eh kayang-kaya niya namang resolbahin yun. Siya nga ang presidente, hindi naman si Tatay Digong eh. Ibig sabihin, mas makapangyarihan si Duterte sa'yo kahit ikaw ang presidente, ganun ba? So inamin mo sa sarili mo na isa kang mahina, ganun ba? Na mas malakas pa rin ang mga Duterte kaysa sa'yo? Eh, ikaw yung nakaupo dyan na ikaw ang nagmamanipula ng lahat ng ikaw ang pinakamataas at tinitingala ng lahat dahil ikaw nga ang presidente. Tapos ngayon, natatakot ka na malagay sa alanganin ng Pilipinas dahil sa agreement na sinasabi mo na wala naman talaga, agreement ng Duterte at ng China. Eh, anong silbi mo? Nandyan ka. Tsaka ayaw mo palang ilagay sa alanganin ng Pilipinas. Eh bakit puro mga pinapapasok mo sa bansa natin, puro mga mamamatay ng mga Pilipino? Amerika, ang daming pinatay niyan dito. Hapon, ang daming pinatay ng mga Pilipino niyan. China, may pinatay ba dito? Wala, di ba? Ma'am Maria Luz, JM, shoutout. Ma'am Aileen Nazario, Narciso, shoutout. Susie Dela, ano? Ang pangalan mo? Susie Dela, shoutout po.
Nakaka-high blood lang. Nakaka-high blood na nakaka... Alam mo, parang masama man sabihin, pero nakakatangang... Eto nata pinaka-worse. Hoy! Puta ng mga pusa to. Kinuko lang. Hoy, mag-joke ako kailangan. Ba't gagawa ka lampog dyan? Visit ng mga pusa to dito pa sa bubong ko nagkalampagan. Akala ko pinamisail na ako ni ano eh, ni paring Bong eh. Puta na, biglang may sumabog sa taas eh. Ayan o. Puta na mga pusa to, akala ko minisail na ako eh. Akala ko pinagurgur na ako ni paring Bong eh. Biglang may ano, narinig nyo ba? Narinig sa mic ko? Yung boom gumanon sa bubong? Tangin ng mga pusa to, mamaya kayo sa akin. Ginugulat nyo ko ha? Kala ko pinamisail na ako. Gulat ako dun eh. Tama. Kung hindi mo alam na meron palang secret deal dun sa tabi, may side deal. Ayon pa kay Pangulong. Buisit na mga pusa to. Tarantado. Mamaya kayo sa akin. Kung titiradorin ko kayo. Disturbo niyo yung live ko ha. Nag-shock ako dun ha. Ano, tuwing pa nga oh. Shit! Malas-malas naman oh. Napuwing pa ako. Kasi si Paring Bong yun. Paring Bong, yung mga kuting mo rito nga. O nga, no? Mga kalahi niya pala ito eh. Ay, Paring Bong, yung mga kuting mo rito, ha? Naglalaro sa bubungan. Mamaya kayo sa akin, pag alas tres, kainin ko kayo dyan. Tingin, ay, masarap, masarap pa naman atay ng pusa. Yari kayo mamaya sa akin. Tayin nyo, alas tres, ha? Tapos walang alam rin dito si National Security Advisor Eduardo Anyo na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. And he's hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague but we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in the West Philippine Sea. So, but who are the others that were involved? Sino ba ang kakausapin sa ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sino ang kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official, if I made an agreement with anyone, you can ask the foreign... Hindi... Itatanong nyo, sumagot na nga eh. Sumagot na ang China na wala ngang agreement sila ni Duterte. Tapos bigla kayo nagpa-interview yan, bigla nyo nilabas yung video yan. Samantalang sumagot na nga ang China na wala nga ang secret deal. So anong gagawin? Saan lulugar? Magpa-drug test ka na. Sabi ni Mama Emilia. O, test. Boses pa lang nakakabuisit mo. Buisit na yan. Paano ano eh, sumagot na nga yung China eh. Si Tatay Digong sumagot na rin. So ano pang kailangan? 'Di ba? Oh, mahirap 'di kasi kahit ano eh, kaya nga kagaya ng sinasabi namin sa inyo ay wala na nga 'to kasi nga set up 'to. No, gusto kasi ng partido ni Marcos na magalit nga talaga yung mga tao sa kanila. No. Pwede change topic naman. Wait lang. Itaw tapos eh. Magalit. Ito na, sige na, tapusin na natin. Oh. Change topic naman daw. Tapusin na natin yan. Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa pagbusisi sa mga dokumento ukol sa pinasok na kasunduan ng nakaraang administrasyon. Send those documents to me. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first.
Ipinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government. Unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administration, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Ayaw na rin patulan ni Pangulong Marcos ang patutsadang isa siyang crybaby dahil sa pagiging umanong pro-United States. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandiga. Ay, naku po, nakaka-stress lang talaga. Talaga. Ano bang gagawin natin dito sa mga to? Oh, ito pa, oh. Inaming. Ay, naku, talaga. Nahirap ang buhay natin dito sa Pinas. Bakit pa nagkaroon tayo ng presidente na ganito? Ay, pwede ba? Parang ang sarap na lang gumawa. Parang ang sarap tawagan ni Doctor Stranger. Strange. Tama ba? Strange? Doctor Strange. Parang ang sarap. Naibalik na tayo sa panahon ng butuhan. No, mga ka-DDS, no? Mga kabiyaya. Parang ang sarap ibalik sa oras na ano eh. Balik mo nga kami dun sa butuhan. Hindi namin bubutis yan. Kaso, hindi, wait lang. Mas mamumroblema pala tayo. Kasi kung hindi natin binoto si BBM, ang mananalo si Lenny. Ay, dapat. O nga pala, si Isko na lang pala dapat. No? Mas okay-okay. Isko, tapos BP Sara. Ay, talaga. Ang hirap kasi, nadala tayo sa mga paawa ipik eh. Ilalabas ko ang kayamanan ng Marcos, yung Golden Buddha, para mabayaran lahat ng utang ng Pilipinas. Utay na, mas lalong nagmahal ang bigas. Dati, 60 lang ang pinakamahal. 50. Ngayon, 75 na. Akala ko ilalabas yung yaman nila ng mga golden Buddha, yung mga talano golden, putang inang yan. Ano nangyari? Kung pwede lang bawiin yung boto mo, no? Sarap nga. Huwag na lang tayo bumoto. At baka si may boto-boto pa eh. Tuloy, nagsisisi tayo eh. Ito ba, sekuridad ng Indo-Pacific tinalakay sa PIL USA Japan. Ayokong panoorin to. Ito pa, ito dito. China, ba? Pero inamin niyang may usapan na bawal ang construction. Tingnan niyo ginagawa ng media ngayon. Tingnan niyo, pakinggan niyo maigi. Wala namang inamin. Paano may inamin si Tatay Digong? Wala namang inamin. Isipin nyo maigi, wala namang inamin, pero laging-lagi yun ang lumalabas sa bibig ng media. Yung ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang umano'y gentleman's agreement niya sa China, pero inamin niyang may usapan. Yung ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang umano'y gentleman's agreement niya sa China, pero inamin niyang may usapan. Inamin. Na bawal ang konstruksyon sa BRT Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Totoong merong daw na pag-usapan. Hinama? Wisit na yan. Labas ko kaya yung video na. Ngayon na, ano? Ang gigigil na ako. Labas ko na kaya to. Ilan taon na ba ako? 30. Siguro na complete. Na-enjoy ko naman na yung buhay ko. Dahil alam ko, pag nilabas ko to, gurgur ako bukas eh.
Ang taon na ba ako? 30 years old. Kaso wala pa akong anak. Wala pa nakikitang lahi sa akin. So medyo paliado pa ako. Wala akong kapalit sa mundo. Labas ko na lang kaya. Na-enjoy ko naman na kahit papano. Nakapagpatayo na ako ng 20, halos 20 bahay na housing projects para sa may hirap sa Bicol. May mga ibang project na ako. Nakagawa na rin naman akong kabutihan dito sa mundo. Labas ko na kaya yun. At least kahit ipagurugur ako, kahit papano, may nagawa akong history dito sa Pinas. Ubuisit na ako sa mga to eh. Ay. Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there. Status quo, yan din ang salitang ginamit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na unang nagpalutang ng umano'y gentleman's agreement. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng construction materials para kumpunihin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Bagamat pareho ng sinasabi sina Duterte at Roque, gingit ng dating Pangulo, wala silang kasunduan ng China. As is where is not. You cannot bring in materials to repair and improve. Wala yan. So totoo, Mayor? Totoo yan. Na mayroong agreement. No agreement. As is where is. So bawal ang construction. To, akala siguro nung nag-i-interview kay Tatay Digong, mauuto niya si Tatay Digong, no? Sabi niya, dinaandahan niya pa eh. So totoo po? Na merong agreement? Ang galing, no? So totoo po? Tapos sininto. Sabi ni Tatay Digong, yes. Na merong agreement, sabi naman Tatay Digong, no. Toxic na talaga, wala na talaga. Wala na. Oo, media ngayon, ano na eh. Sinungaling na. Well, ganun. As is where is nga. Aileen Asisio Noel, Jennifer Platero, shout out. If allowed, batagal na repair yan, nakauwi na yan dito. Ang siniguro ni Duterte, walang kahit anong isinuko sa China ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Oh, kung naman. Meron man daw gentleman's agreement, hindi ang... Oh, diba? Oh, wala naman sinuko, tapos wala naman may pakitang ebidensya sa BBM. So ibig sabihin, naninira na nga lang talaga yung Marcos administration. Oh, yung administrasyon ng Marcos talagang naninira lang sa mga Duterte. Eh dito pa lang, oh. Oh. Doon pa lang sa sinabi niya, wala daw may wala naman daw kasulatan, walang video. Oh. Eh sabihin, wala naman talaga. Ulit-ulit lang eh. Dorian, ang Pilipinas. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Huwag ho kayong maniwala yung buratik nila. Kasi hindi ako ganun. We have not conceded anything to China. Hindi, di ba, ganito na lang. Kung sakaling may agreement talaga, kung may secret deal, ba tayo kasuhan ni BBM si Tatay Digong? Hindi niya makasuhan kasi nga, wala siyang ebidensya. O, di ba? Hindi niya makakasuhan si Tatay Digong na nagbenta ng Pilipinas gayto ganyan kasi nga, wala naman siya mapakitang ebidensya. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na horrified siya o natatakot sa naturang gentleman's agreement. Yung mga bata, no? Oh. Mga paikot, oh. Okay lang yan, no? Patango-tango pa. Ganun-ganun, no? Best friend ni Manat ba yan, eh?
Pag ganun-ganun pa, oh. Horrible rule. Oh, yun. Andito pa yung isa, yung malaki, nasa gilid eh. Oh, kaso hindi na masyadong nahagip ng camera. Press con kagabi ni Duterte, derechahan niyang hinamon si PBBM kung gusto raw talaga nitong ipaayos ang BRP Sierra Madre. I challenge them. Kasi naman na sa gobyerno ngayon, di-repair nila. Tama! At gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. Tama! Oh. Yun talaga yung pinakapunto doon. Siya ang presidente, di gawin nila yun ngayon. Bakit nila yung sisisi sa ano? Sa kay Duterte. Oh, yun naman pala eh. Gawin nyo, dahil kayo naman yung presidente, di ba? Bakit? Si Duterte ba presidente? Eh, kaya nga sobrang ano eh. Sobra ako nagtataka eh, sabi ko. Bakit kay Duterte pa rin ang sisi dun sa Sierra Madre? Hindi naman na siya yung presidente. Eh kung gusto nyong ipagawa yung Sierra Madre, yung barko na yun, eh, karapatan nyo yun. Kayo yung presidente ng Pilipinas eh. Diba? Apaka basic lang eh. Ay, naku. Ayoko lang sa'yo. Ayoko lang sa'yo. Ayun, dahil dito na yung balita. Iba naman ba? Ayun nyo na sa, ano, sa kay Bangag. Ay, sorry. Joker po, Joker lang. Oo, komedyante po. Huwag nyo pagurgur. Okay, ano, anong panoorin natin? Ito. Ito. No, ito yung mga tawag dito. Yung mga taong alam niyo yung pag may ito, kadalasan to siguro nangyayari to, no. Yung mga taong may mga kamag-anak na nasa gobyerno, kamag-anak ay pulis, yeah, malalakas mga loob niyan eh. May mga kamag-anak na may katungkulan na alam niyo 'yon, no. Ito po yung mga bunga ng mga taong laging isinasangkalan yung mga opisyal na mga kamag-anakan nila. Oo, eto na. No? So eto, motoristang nagpakilalang AFP member sinita matapos dumaan sa EDSA busway. Eto, manoorin natin. No? Forcer at tumangging magpatiket. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Polencio. Yung driver's license mo, ma'am. Pamangkin ako ni Major General Reyes. Yes, po. Marga po. Reyes. So, huwag mo kung aanihin. Tila nag- oh, diba? Porket pamangkin siya ng isang opisyal, no? Bawal na siyang hulihin. Only in the Philippines. Only in the Philippines, guys. No? Ano pinagsasabi nito? Oh. Yan. Puro ka ganyan eh. Kanina ka pa eh. Oh, manood na lang kasi kayo kung ayun yung mano ha. Only in the Philippines itong mga ganitong issue. Turkit ka mag-anak mo yung official, hindi ka na pwedeng hulihin. Lupit mo ah. Babaeng driver na ito matapos hulihin sa southbound lane ng EDSA Guadalupe kagabi matapos dumaan sa EDSA busway. Nagpakilala siyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. I'm military. I'm from yes, Armed Forces of the Philippines. Nasa yun yung ID ko. I'm Major yes, Miguel. Oh, hindi. Andun na nga tayo, ma'am. Isa kang military, member of military group or et cetera, et cetera. Ang tanong po dyan, kahit po hindi po ba kayo pwedeng hulihin pag may ginawa po kayong violation? Eh, bus, ano po yun eh? Wait lang ah, asan na yun? Dumaan po kayo sa EDSA busway. So, may higpit pong pinagbabawal ngayon yan. So, ano yan? Kukonsintihin na lang ba ng gobyerno yung ganyan? Halimbawa na may katulad kayo na military din. So, doon na naman dumaan sa busway na yun. So, ibig sabihin, okay lang kasi military siya. So, kami,
Kami na mga wala namang katungkulan sa gobyerno, wala kaming kamag-anak na mga police, gayto ganyan, hindi ko kamag-anak si gayto ganyan. So kapag kami yung dumaan doon, pag hinuli kami, ano mangyayari sa amin? Ito minsan nakakainis, di alam mo palaging nangyayari to yung mga may tawag sa ganito, yung ano ba to? Salo. O yung parang yung mga sinasalo-salo sila. Kasaluhin ka kasi tsuhin mo police, kilalang police, major, tatay mo yung general, tatay mo yung pinakamayamang na kinakatakutan na negosyante dito sa Pinas. Eh paano naman ho kami yung mga pangkaraniwan na tao lang? O ano po sasabihin namin? O ako po, pinsan ko si Jay Guevara. Sabi ng traffic enforcer, pakialam ko doon. Sino yung hayop na yun? Hindi palagi naman natin nababalitaan to tong mga ganito. Palagi naman yan na may mga ganyan na yung ginagamit yung pangalan ng iba. Nakesyo. Tapos yung porket militar ka, porket police. Kadalasan natin, totoosin, hindi naman bago to eh. Palaging ginagawa to sa Pilipinas. Lalo't sa batas trapiko. Pag pulis ka, absuelto ka. Pero kapag isa kang dukha na simpleng mamamayan ng Pilipino, hulihin ka na agad. Pero samantalang yung pulis na kasama mo, parehas lang naman kayo ng ginawang violation. Nangyayari talaga naman yan sa Pilipinas. Diba? Kahit naman na kahit naman na saan natin mano, lagi naman nangyayari itong mga ganito. Baka nga sa tutusin nga lang kung walang body cam itong nang huli na to, ewan ko na lang. Sabi dito, daan ka sa busway, Ludes, Jay. Tapos pag nahuli ka, sabihin mo, ninong mo si BBM. Oo nga, no? Pwede rin pala yun, no? O, ninong ko si Presidente Bongbong Marcos. Laging nangyayari talaga to. Oo, yung mga may pinagmamalaki, may tinuturong ibang tao, kesyo ganyan. Kadalasan nga yung mga, pulis ako, wag mo kong hulihin. Army ako, wag mo kong hulihin. Diba? Kaya, alam nyo, kung hindi kasi dapat, eto ha, walang gagawa nito kung hindi na pagbibigyan yung mga, ano, yung mga taong katulad nito. Kasi kadalasan kasi talaga sa totoong buhay, yung mga pulis, yung mga militar, hindi ko po nila lahat ha, ginagamit nila yung pagiging opisyal nila para maabsuelto sila sa mga ganitong violation. Kaya itong mga tao na to, nasanay na lang to. Nasanay na to, oh, sa totoo lang. Hindi, ano na eh, yung mga dialogo niya, yung mga sinasabi niya, talagang ano na, aral na eh. Huwag mo akong hulihin, kamag-anak ko si ganito, si ganyan. So ibig sabihin, dati na nahuli na to. No? Nahuli na to, na ginagawa niya lang to ng paulit-ulit kasi nga may pinagmamalaki. Tapos malakas pa loob, gawa ng militar ka. Eh paano naman pala kami, halimbawa na may mga pangkaraniwang taong gumawa ng katulad ng ginawa mong violation. So okay lang yun. Isa Ponce de Leon, shoutout kay Mama Isa Sanpai, shoutout din. Oh, 'di ba? Nako po. Naman umubra ang kalusot na 'yan sa sumitang enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Nakipagmatigasan pa rin ang babaeng motorista. Nagpakilala siyang PhilAmat kasama sa balikatan exercises. Ilang beses nang hiningi ng enforcer ang kanyang lisensya, pero paulit-ulit siyang tumangging ibigay ito. May karapatan po kami kumuha ng driver's license. Hindi ko binigay. That's why next time pinakadaan dito. Nang kuhanin ng enforcer ang plaka ng sasakyan, agad umalis ang babae. Sagot naman ng AFP, hindi miyembro ng sandatahan ng babaeng driver.
he wanted to get out of a traffic violation. And wait so, lang, but hindi niyo hinarang, hindi niyo hinabol? Hinayaan niyo lang na umakalis 'yon? Isa iba-iba nga hinahabol niyo, 'di ba? Diba na, totoo ba na yung sinabi dito na bigla lang daw umalis eh? Presented yourself as being part of the AFP team. Kung Major General, the yes, no, is not within our ranks. He is not from the AFP. As initial checking, we do not also have that that personality within yung sinabi niyang office na minention niya dun sa video that was posted. Ayon sa Department of Transportation, hindi ito ang unang beses na may pasaway na dumaan sa busway at nagpakilalang mataas na opisyal. Maganda ang naging reaction ng enforcer. Kalmado siya. So kahit na ano yung pagka-privilege noong motorista, ay hindi pinatulan ng so hindi in-escalate. Pero dapat hinabol nyo, inuli nyo. What we want to emphasize is hindi nababago yung rules. Hindi, dapat hindi nila hinayaan na makaalis yun kasi mamimiyasa ng mamimiyasa yun. Ma'am Daisy, shoutout. Sir Ruder, shoutout. Chinsky, Kuda, shoutout. Diba, mamimiyasa yun eh. Anak ng teting naman dito sa Pilipinas talaga. Oh. Kalma lang. So ano ngayon? Hindi mo lang hindi mo lang muna may mga motor naman yung kasama niyo, enforcer diyan, dapat inuhuli niyo. May violation eh sa iba nga inuhuli niyo, inahabol niyo, tapos dito nagpakilalang military, hindi niyo na sinundan, hindi niyo na inahabol. Hindi siya kasama sa mga allowed or exempted na gumamit ng busway. Maraming mga private car pero naglabas ng ID ng pulis. Oh, ang daming klaseng mga gustong ipakita. Okay lang na makaalis yun din, napalakahan naman kahit na. Eh sa iba nga, inahabol yan eh. Tapos yun, hindi inahabol. O, sabi ni Mami Teresa Arong, dito sa Australia, inahabol yan. Kaya nga eh. Eh, tsaka sa Pilipinas din naman, hinahabol. Eh, ba't nga ngayon, ba't ito hindi hinabol? Kuya Jay, hindi ka pupunta sa Maisog Rally para bukas. Hindi nga po pupunta. Una-una po ang mahal ng pamasahe. O, sayang po yung 7,000. Pangkain na lang ho namin yun. So, support na lang po tayo dito sa bahay. O, hindi naman porke, hindi, wala talaga eh. Alanganin po eh. Oo. Hindi po natin kaya yung hindi natin kaya yung pamasahe papuntang Maisog Rally. Kaya pasensya na ho kayo, hindi tayo makakapunta ha. Hindi kami sakop ng batas nyo. Hiling nila sa Land Transportation Office maglabas ng show cause order dahil sa nangyari. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng babaeng driver. Sa bahagi naman ng EDSA Busway sa Pasay, isang SUV na may plakang number 8 ang tumakas sa mga otoridad matapos siyang sitahin. Muntik pa raw masagasaan ng enforcer. Oh, hindi nyo. Pag alam niyo to, mga mga government yung mga matataas na may mga matataas na katungkulan sa gobyerno yung mga yan. Ay, Sarah Randel and Madam Charot po. Ito rin, hinayaan lang din. Pasaway na motorista, hindi na ito nahabol ng mga otoridad. Ang plakang number 8 ay ibinibigay. Posible, may, pwede naman itawag yan, di ba, dun sa unahan. Ba, may mga yan? Parang kalokohan naman to. Hindi nila tinawag doon sa unahan na kasama nila. Oh, ngayon, pakiharang to yung ganito. Oh, di ba? Kape muna, wala nga eh. Pape, ngayon kape dyan pa? Ugutom na nga ako eh. Parang gusto ko magpansit kanton na naman eh. Doon pansit kanton lang tayo. Sa mga kongresista, hanggang kaninang umaga, tuloy ang paninitan ng SAICT sa mga pasaway na dumaraan sa EDSA busway. Tingnan mo, yung mga nakamotor ang pinaginitan. Pero yung mga nakakotse, ayaw paginitan.
Mas madali, mas mabilis makatakas to kung saan-saan to sisingit. O, di ba? Yung samantalang yung four wheels eh, pag na-stuck yan sa gitna na may malaki sa unahan, hindi na yan makakalayas. Kasi parang nakakapagtaka naman hunon na hindi mahabol-habol. Nakipagsagutan pa sa mga enforcer. Property ko yan ah. Huwag mong mukon eh. Matagpo mo kami, hindi ko tatakuan. Palusot ng rider, sinubukan niyang iwasan ng isang sasakyan kaya siya napunta sa busway. Iniwasan ko lang yung bus lane po. Pero hindi ako totally pumasok sa yung dire-diretso hanggang doon sa ano. Eh kasi sir, ang nakita ko kasi nila eh pumasok kayo sa bus lane. So hindi naman po magsisinungaling ang mga kasama ko sir eh. Hindi naman ito umubra sa mga enforcer dahil malayo pa lang ay nakita na nilang rider na dumaraan sa EDSA busway. Sabihin nyo lang, takot kayo sa mga naka four wheels. Ano, yung naka four wheels, sandali-daling habulin nun. Yung mga naka motor, nahahabol nyo nga. Mahigit kalahating oras ang pakikipagtalo ng rider sa mga otoridad. Sa huli, binigay niya rin ang kanyang lisensya. Ibibigay ko talaga yung lisensya ko. Umiwas lang naman talaga ako, nakita nyo eh. Walang official receipt or certificate of registration ng rider, kaya dalawang violation ticket ang inisyo sa kanya. Karamihan din sa nahuli kanina ay mga ambulansyo ng LGU. Giit ng mga driver nito, hindi nila alam na bawal silang dumaan sa busway kung hindi emergency. Dati po si Ray, dito na po ay talaga nadaan. Ano? Hindi daw nila alam kapag wala daw emergency na hindi naman daw, ano? Anong klaseng kalokohan na dahilan yun? Hindi po kasi namin alam na kapag wala palang emergency, bawal po palang dumaan dito. Puta na, tagal-tagal na ng rules na yan. Ay, Sir Dexter, shoutout. Next time, mag-ambagan tayo para makakuha ka ng plane ticket, Sir J. Huwag na, sir. Kakahiya. Okay naman na to kahit nandito lang ako sa bahay. Okay na yun. Naka 100% support naman natin sa mga Duterte. Kaya nga lang, nakakaano nga lang na nandun yung ibang mga kaibigan natin, mga vlogger, tayo nandito lang sa bahay. So, yan yun na yun. Manood na lang tayo ng mga live nila mamaya. Kami papunta po dyan sa ospital. May multang aabot ng 30,000 pesos sa mga hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Posible ring ma-revoke ang lisensya ng driver. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, eh, tigilan niyo ako. Visit din, labo na talaga ng ano sa Pilipinas. Malabo na yung batas dito, katulad nito. Alam niyo, dito sa Pilipinas, kapwa mo Pilipino, tatarantaduhin ka. Pare-parehas na nga kayong mahirap, naghihirap dito sa Pilipinas. Gagaguhin ka pa, katulad nitong papanoorin natin. Sabi ni Sir Randel, akala ko kasama ka sa Davao. Wala sir, wala akong pamasahe. Mahal-mahal lang pamasahe. Tsaka wala akong passport. Naisip ko na naman yung passport na yun. Issue na naman sa akin tong passport na to. Eh di ba pahingi ng kape? Sino yung tao dyan? Di kasi Sir Randel, kanina nagtatawanan po kami dito, wala ka pa kanina. Yun nga, sabi ko sa tatay ko, sabi niya, Jay, ba't hindi ka sumama sa Davao? Sabi ko pa, wala akong passport. Uulitin ko lang ha, tapos sabi ni Papa Charlene, tarantado ka, hindi naman kailangan passport doon. Davao lang yun. Ah, ganun ba? Sabi ko, ganun din naman. Wala rin naman ako pamasahe. Oo nga po. Kaya kanina nagtatawanan ho dito kanina. Bukas, kontenta naman ng mga siraulong vlogger yan. Ay, kasi isipin nyo. Hindi kasi ito, sorry po talaga. Ako, real talk lang po ako. Kaysa po ipamasahe ko papuntang Davao, ipangkain na lang ho namin magkakapatid.
No, sorry po talaga. Pasensya na po sa mga ano, baka kasi sabihin ng iba, hindi ka solid Duterte kung hindi ka pupunta ng rally. Hindi po, gustong-gusto kong pumunta doon. Kaso nga lang, mas iniisip ko po yung may mas worth it na mapaggagamitan ng pera na yun, no? Kaya hindi po ako pumunta. Kaya pasensya na talaga kayo. Kasi kahit na may magbigay sa akin, no, parang mas gugustuhin ko pa nang hindi pa rin pumunta, kasi nga yung pera napakalaki, no, napakalaking halaga na yun. Okay, pangkain na lang namin, okay pa. Kaysa ipamasahe ko papuntang Davao. Sorry po ah. Oo. Kaya ayahin nyo na lang po. Tsaka na lang siguro pag may sapat ng pera ha. Marami pa naman na, no? May mga pagkakataon pa naman na para makapunta tayo doon. Oh, tsaka magpa-passport na muna. No, pasensya na ako kayo ha. Huwag po kayong mawalan ng ano. Baka mamaya magalit kayo sa akin kasi hindi ako nagpunta. Oh. Eh wala talaga eh. Kaya ano lang tayo. Ay, hindi kasi ako ano eh. Isa lang po talaga akong mas iniisip ko po kasi yung pangkalahatan kaysa sa pang yung isipin mo, pupunta ako rally. Ang pera ko saktong 7,000 na pamasahe balikan Davao to Maynila. Paano yung alam mo na yung pang Pancit Canton ko man lang. Paano pag nakaapak ako ng Kamatis doon? Nandun nga ako sa Davao, tapos yung mga kapatid ko rito sa Taguig, gutom. Sarap ng buhay ko doon, pabulag-bulag ako. Ngingita ko yung si Tatay Digong, o sino man, yung mga kapwa ko vlogger. Tapos mga kapatid ko rito, gutom, nga. Diba? Eh di wag na lang, dito na lang ako. No, dito na lang ako para masarap. Oh, para ano, para damay-damay na. Oh, yun lang yun eh. Yun yung iniisip ko kaya hindi ako nagpunta talaga. Kaya pasensya na ho kayo ha. Palibre ka kay Banat Bay. Naku po, wag na. Hindi ko naman sinasabing ano, ayoko na kasi, ayoko nang ganyan. Oh, nadala na ako diyan eh. Oh. Heram ka muna passport sa kapitbahay mo, Jay. Kaya ngayon, mangiram muna ako. Buisit! Ah, hi. Anong yearbook? Ano yung yearbook? Magalit kami sa AJ kasi kawawa si Maring Janet. Inaabangan ka pa naman ng girlfriend mong yun. Buisit. Oo ba, magpa-picture sa akin yun. Oh, eto, no? Eto yung katulad din. Ano to? Magkalapit lang dun sa kanina. Oh, tingnan nyo ugali ng mga Pilipino. Kapwa Pilipino, Taguig ba si Cayetano? Oh, tiga Taguig po ang mayor po ang mga Cayetano sa Taguig. Domestic flight, no need ng passport. Opo nga po. Eh, tanga-tanga ko po, di ko po kasi alam eh. Sorry po. Kaya nga pinagtatawanan nila ako dito kanina kasi ngayon ko lang nalaman na hindi na pala kailangan ng passport. Pasensya na po ha, hindi pa kasi ako nakasakay na aeroplano eh. Oh, isa po tayong dukhang vlogger. Sabi ko nga sa inyo, tayo po ay isang pulubing vlogger. Isang kaig, isang tuka. Hindi tayo katulad nila Banat Bay na mga big timer na mga vlogger. No? Hindi tayo ganun. Oh. Yun nga lang, mas gwapo ako sa kanila. Papanoorin natin to. Ito, magandang pag-usapan to. Magsasaka versus magsasaka. Tingnan nyo ah. Ewan ko ba, ba't may mga magayitong mindset ng mga Pilipino? Sumuko sa NBI ang dalawang magsasakang nanloko umano sa mga kapwa nila. Or Sir Gregorio, shout out. Ang kanilang modus, mangolekta ng pera para makasali kunwari sa programa ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio.
voluntaryong sumuko sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Quezon City ang dalawang magsasaka na ito na nahaharap sa kasong syndicated staffa. Isa sa kanila si Elvira Gamit. Napahagulgol ang mister niyang si Angelito at iba pang mga kaanak sa kanilang pagkikita kanina. Higit isang taong nagtago si Elvira sa mga otoridad. Nakiusap ang kanyang asawa na sumuko na siya. Shoutout po kay Sabina Castillo, kay Ma'am MJ. Inilala naman ang isa pang sumuko na si Lorna Favorito. Pinili nilang sumuko sa NBI para sa kanilang seguridad. Ayon sa NBI, January 2023 nang lumabas ang warrant of arrest laban sa kanila at sa pito pang mga magsasaka sa Bataan. Sangkot daw sila sa panluloko sa mga kapwa nila magsasaka. Mula 2000... Diba? Sarap pakinggan, diba? So, babasahin ko pa, oh. Dalawang magsasaka na nanloko raw ng kapwa nila magsasaka. Pero yun mo, ha? Ang irap na nga sa buhay. Ang lolokohin pa nila, yung kapwa din nilang hirap sa buhay. Kaya nakakabuisit, diba? Oh, and only in the Philippines. At ganun, dumidilim yung ano natin. Only in the Philippines to, ha? CB Flores, kay Josepina, shoutout po. Okay, play natin. Hanggang 2020, nangongolekta umano ng pera ang mga akusado sa mga kasamahan nilang magsasaka para maging agrarian reform beneficiaries ng gobyerno. Pero wala raw silang ibinibigay na resibo. They represented themselves as officers of some shoutout po kay Will Macuan ng mga nagkakaisang mamamayan sa Barangay Sumalo Incorporated, and allegedly they collected money from farmers to process the coverage of lots owned by River Forest Development Corporation for coverage under the Agrarian Reform Program. Ayon sa kampo ng mga akusado, naghaing sila ng petition for review sa Department of Justice noong Pebrero, dahilan para masuspend ng hanggang 60 araw ang proceeding sa korte. Dinismiss ng DOJ ang petition for review dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero, Setyembre lang lumabas ang desisyon. Dahil lagpas na ito sa nasabing 60 araw na pag-antala sa proceeding sa korte, kailangan ng umusad ang kaso at itakda ang arraignment. Sinabi ng Secretary of Justice na dapat walang kaso. At kung ganun, lumalaki ang pag-asa nila na sa RTC, once na nag-hearing, kung mag-hearing, dalawa lang ang senaryo nila dyan eh. Madismiss o kaya bigyan sila ng karapatan na magpiansa. Kasalukuyan pang pinaghahanap ng mga otoridad ang pito pang magsaka na sangkot sa panluloko. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Diba? Saklap, diba? Ano? Pare-parehas kayong mga magsasaka, tapos yung lulukuhin nyo, kapwa nyo rin magsasaka. Ang lupit, di ba? Pero pag-usapan na rin natin to. Oh. Yung kay Pastor Apollo Cubuloy. Ito nga. Oh. Cubuloy, nagtatago raw sa Davao City ayon kay ex-President Duterte. Pinasama na naman, iniba na naman nila yung ano ni ano, nung sinabi ni Tatay Digong. Pero bigyan natin ng reaction to, panoorin natin. No? Turo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Cubuloy. Mensahe pa ni Duterte sa Pastor, huwag siyang idamay. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Cubuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Cubuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ Compound na parehong nasa June Davao Bauto, City. Shoutout. Ito raw kasi ang nasisig mga refuge ni Cubuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong Kingdom compound niya dyan sa airport. Nakapunta na siya ng Manila o anong sa... Hey, Ma'am Will Macuan, salamat. May mga bahay siya doon. And I must profess my
ignorant. Pinaghahanap ngayon si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse mula sa Davao City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Dagdagan niyo pa! Mariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdilig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa tamayo. Iginiit naman ni Duterte na hindi nga kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako masorete. Alam nyo, napakaganda ng sinabi dito ni Tatay Digong, pero minali pa rin to ng mga tansu vlogger. Ito kasi yung napakagandang halimbawa na kahit kaibigan mo, kung nagkasala man siya sa batas or may kaso siya sa batas, ay hindi mo dapat konsintihin or itolerate. No? Ayun yung pinapahiwatig dito ni Tatay Digong. Hindi naman niya sinabi na may kaso, may kasalanan talaga si pastor, at hindi niya rin sinabi na nagalit siya kay pastor, no? Pero ito yung napakagandang halimbawa na sa mga, lalo't sa mga may impluwensyang tao, na kapag kaibigan mo at may ginawang kasalanan or may kinakaharap na kasalanan, wag mo i-tolerate. Napakaganda nitong ano na to. Kaso nga lang, minasama pa to ng mga Duterte vloggers. Sa totoo lang. No? Meron pa nga, lalo si Maring Janet. Sabi ni Maring Janet, oh, si Digong, nilaglag na si Kibulok. Si Kibulok daw, nilaglag na. Sabi ko, kita mo, tingnan mo kabubuhan mo, ngayop ka. Imbis na talakayin mo doon na napakagandang halimbawa yung sinabi ni Tatay Digong, ang sinabi mo ay inilaglag. Dami talagang tangang vlogger, no? Wala na wala. Gingit pa ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hirit niya pa sa pastor. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. Siraulo din si tatay, no? Laulo din eh. Eh, tama naman si tatay. Ma'am Ram, shoutout pala. Hindi ko na shoutout si Ma'am Ram. Oh. Yan naman pala eh. Huwag naman damay dito. Saan pa ba yun yung isang karugtong nitong video na to? Oh, ito ako. Kibuloy, aharap sa isa pang warrant para qualified human trafficking, no? Panibagong warrant. Damihan nyo na, ha? Eh, pa kayo. Gawin nyo ng mga 100. Oo. Gawin nyo lang 100. O ito, ha? May mga ayon din to sa mga tansu vlogger na papanood natin. Pero hindi naman natin masyadong pinapaniwalaan yun. Pero at least, kahit papano, naisasabi ko sa inyo, para in case na mangyari nga yun, eh alam na natin yung mga gagawin natin, di ba? Kasi may mga balibalita. Lalo't pinost nga ni Master Judea. Tingnan natin kay Master Judea. Master Judea. Ayan. Eto. Natatandaan niyo yung sinabi ko nung nakaraan about sa YouTube channel na ipapa-shutdown? Eto. Ano, nakikita niyo ba yan? Kita niyo yan? Okay, babasahin ko sa inyo. Ayan, screenshot nyo para makita nyo. Pinost yan ni Master Judea. Yan. So, eto ano, sabi yun. Nako, mukhang pati YouTube papakailaman na ni The Junior. Google, Bus, Philippines, due to PBBM, Digital Agenda. Yan. Alam nyo, nung nakaraang mga araw, di ba sinabi ko sa inyo na gustong patahimikin
ang mga vlogger. Kaso sa hindi ko alam na pamamaraan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, baka sa YouTube or baka ipagurgur. Hindi ko alam. So ito nga, may lumabas nga na ganito. So sabi ko, ah, baka sa YouTube nga. No. So, pero yun, tangin na. Pati YouTube papakailaman. Tapos yun pa, may mga, yung mga bobong tanso vlogger sa kabila, hindi na gets to. Biruin mo ba naman sabi, oh? Biruin nyo ba naman yung sinabi? Sabi. Ayan, ano na kayo, tag dito? Papataimikin na kayo. Kasi kumakampi kayo kay Kibuloy. Sabi ko, anong meron kay Kibuloy? Yan na namang kinalaman niya rito sa YouTube na to. Nee, kaya ngayon eh, kaya nga sinasabihan ko nga rin yung mga kapwa ko YouTuber na mag-ingat din. O, kasi hindi rin kasi talaga biro tong trabaho namin, lalo kami. Hindi kami panig sa administration Marcos na kung saan ay sila yung nakaupo ngayon. Yung mga tanso dugyot vlogger, safe sila. Oo, sa totoo lang. Kasi mismong presidente yung sinusuporta nila, eh kami, hindi. Kaya talagang delikado yung buhay namin. Hindi namin alam kung bukas sa Makalawa, bigla na lang kaming tumimbong dyan. Yung channel namin, biglang mawala. No, hindi natin talaga malalaman. Kaya nga, sabi ko nga nung nakaraang araw, eh kung ano man yung mangyari, di go na, wala na ako pakialam. Wala na ako akong pakialam, no. Kaya nga sabi nung hindi nila kayo mapapakialaman sa YouTube. Pwede nga 'yun. Pero paano sa totoong buhay? Kasi talaga eh ito kung mapapansin nyo yung about sa PDEA na issue ni Marlica, hindi pinalabas sa mga media. Tapos yung pagkatanggal ni Governor sino ba 'to? Anong apelyido nun yung pinatanggal na governor sa Maisog Rally? Dahil dun sa Maisog Rally na yun? No? Tingnan nyo, hindi rin pinadaan sa media yun. So saan nga ba nakakuha ng balita ang mga Duterte supporters? Walang iba kundi sa aming mga vlogger. Ubahid ba yan? Tama ba basa ko? Ubahid? Ubahid po ba yan? Ubahib, no? Marlon Ramirez, shoutout. Oh. Tingnan niyo yan yung issue na yan. Hindi yan dinaan sa media, hindi binalita. Diba? So ibig sabihin, sa madaling salita, is kontrolado ng gobyerno yung mga media natin ngayon. Ba't ko pinalakpakan? No? Kontrolado nila. Ibig sabihin, nakasunod or baka may sinabi ang gobyerno. Ganito, yung mga bawal ipalabas ha, huwag niyong ipapalabas yan. No, katulad nung pagkasibak ni Governor, di ba? Hindi pinadaan. Kaya nga, kami na lang yung nakukuhanan nyo ng balita about sa mga nangyayari din dito sa Pilipinas. Kaya nga may pagkakataon na biglang sumasagi sa isip namin na talagang delikado talaga mga buhay namin kasi nga, kung yung media nga pinapatahimik, kami pa kayang mga vlogger lang. Oh ma'am, Precious, mega love shout out. May cancel dito, 150 binayaran ko. Ano daw? May war Arcel dito, 150 binayaran ko. Ano daw? Naligaw ata to, uy. May parcel, 150 binayaran mo? Sino tong Tony Adrada na? Kasi ito na naman ata yung turlos na tong hype na to. O ngayon, may parcel ka binayaran. Kanino ba yung parcel na yan? Sa akin ba yan? Sino kaya tong Tony to? Kapit-bahay ba kita?
Ah, oh, magkano binayad? Oh, 150 daw yung parcel. Oh, eh, oh, sino ba pwedeng mag-abono diyan? 150 daw, sinisingil ako, parcel. Oh, parcel mo yata galing kay Maring Janet Troll yan. Tanginan to, akala ko ba mga ano kayo, tapos ngayon pati parcel sinisingil nyo sa akin? Buisit tong mga to. Siguro chat niya sa asawa niya yun. O kaya sa anak niya. Hoy, may parcel ka dito, tapos nanonood ng live natin, naisend dito. Tutay lang talaga ito. O, buang itong mga hype na to. Pati ba naman yung parcel dito sisingilin? Buisit? Scammer yan, Jay. Tutala, akala ko ba ako yung scammer tapos ini-scam na ako? Visit na yung boss. Parcel, parcel ang putik. Visit. Ay, play na natin daw. Visit na yung boss. Dito pa sinisingil yung parcel na yan. Dante, saan nagugat ang kaso na yan? At yan ba, pwede rin piyansahan? Monica, nag-ugat ang kasong ito matapos ngang magreklamo ang isang 17 gulang na babae nang umano'y mga pang-aabuso, siya ay minaltrato, pinilit na magtrabaho at pinaniwalang ito ay bahagi ng kanyang paglilingkod sa relihiyon na pinangunahan ni Apollo Quiboloy. At ayon pa sa Department of Justice, Monica, walang piyansa itong kasong ito bilang paglabag sa ating anti-human trafficking law. Gumawa na sila ng kaso na walang piyansa, no? Nung mga unang kaso, may piyansa. Ngayon, may, ano na eh, wala na eh. Grabe. Okay. Dagdagan nyo pa. Oh. Sa Pasig. Pinag-utos na rin ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang pag-aresto kay Apollo Quiboloy kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Kasama rin sa ipinaaresto ng korte ang lima pang kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanyes. Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9. Kasi ito kung bakit ginawa nila to. Alam mo, alam nyo ang purpose nito. Ang purpose kasi nito is dalawa. Yung mga kasama ni Pastor Apollo Quiboloy dun sa mga nabanggit, pwedeng gagawin nila is magkakaroon sila ng agreement. O, halimbawa, o ganito, Jocelyn, ituro mo si Pastor Apollo Quiboloy, papalayain ka namin. Pwede mangyari yun eh. O, kasi nung unang mga kaso, di ba, may mga bill, so may mga piyansa, di ba? So nakakapagpiyansa yung mga kasama ni Pastor Apollo Quiboloy na mga nakasuhan. So ngayon, ito, ginawa nila, wala na. Ang tanong ho dito, asan po yung sapat na ebidensya na inabuso siya ni Pastor? Eh, kaso wala eh, sabi. Presidente nga natin, may sinabi lang na may agreement na sila Duterte at China na bunga nga lang ang nakita natin. Asa pa ba tayong may ebidensya? 208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Sa desisyon ni Judge Rinelda Estacio Montesa na inilabas ngayong araw, hindi nito pinagbigyan ang musyon ng kampo ng religious leader. Maganda siya, na inihain noong March 21 na ipagpaliban o suspindihin ang proceedings sa palit kaso ulo. At huwag munang magnabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte, ipinagbabawal ang musyon sa ilalim ng Revised Guidelines for Continuous Trial of Criminal Cases. Wala din anya sa mga dahilan sa ilalim ng guidelines ang binanggit para pagbigyan ang hiling na suspindihin ang court proceedings. Dagdag pa ng korte, matapos ang pag-aaral sa kaso kasama ng supporting documents na isinumite, nakitaan ng sapat na batayan para ipaaresto si Quiboloy at iba pang akusado. Ayon naman sa kampo ni Quiboloy, inaasahan na nilang hindi pagbibigyan ang kanilang musyon. We actually expected that in the light of the political na, developments tama naman right yun, now. And I think my co-counsel will file a motion for reconsideration and if denied, we'll raise the matter on certiorari. Pag-aaralan din umano nila gaya ng ginawa sa kaso sa Davao City ay maghahain sila ng motion to quash o ipawalang visa ang kaso at warrant of arrest. Samantala, welcome naman para sa Department of Justice o DOJ
ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na papanagutin ang mga individual na lumabag sa batas, anuman ang kanilang kalagayan sa susyudad o kayamanan. Eh, bakit yung kay Franz, kay Risa nga, bakit wala? Kay Trillanes, wala din. Yung sa... Mahirap na magsayta. Yung sa anak mo. Monica, sa ngayon ay wala pa tayong nakita na tinatad talaga nila ng kaso si Pastor Apollo Kibuloy, no? Dito sa panibagong warrant of arrest na inilabas laban sa kanya at doon pa sa kanyang limang associate. Ayon naman dito sa kanyang mga abogado ay kabilang sa kanilang pag-aaralan ay kung kinakailangang iakyat itong kaso hanggang sa Court of Appeals. Ito pa yung pinakamasama dyan. Yung mga testigo, hindi natin kilala. Pero yung mga akusado, tignan mo, nakabalandra yung mga pangalan nila dyan. So speaking of Kibuloy, ituloy-tuloy na natin. So ito po yung anak ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi na pagbigyan na nanghingi siya ng baon si school. Tapos hindi na pagbigyan ano tong balita na to? Ito na naman yung secret deal na naman. Eto, katulad dun ito na hindi na pagbigyan yung anak niya, anak ni Pastor Apollo Kibuloy ito eh, hindi na pagbigyan nung humiling. Kaya eto, nagagalit at naghuhurmentado. Ito po yung anak ni Pastor Apollo Kibuloy. Panoorin po natin. Na binabanggit ni former President Duterte. Basahin pala natin muna yung title niya. Sabi niya is, Kibuloy, nakikita na taga Davao, bakit hindi nahuhuli? So ibig sabihin, ang katanungan niya rito sa kanyang video is dapat daw hulihin ng mga taga Davao ng mga residente si Kibuloy. Oh, pati na yung, hindi na siya nakontento, pati yung mga taga Davao binabanatan niya na. Napanoorin natin. Na nandyan lang si Kibuloy sa Davao, especially tinukoy niya Itamayong. Na may sinabi pa nga siya doon na parang nag-dinner pa raw sila eh. Kaya ngayon lumalabas. So ingit ka na naman sa pinag-uusapan ngayon sa social media o maging doon sa mga comment section. May mga nagre-report. Tapos na di umano nagpunta pa nga daw sa restaurant niya sa Davao. Kasama ng dating Pangulong Duterte si Kibuloy at nag-dinner pa. Saan mo nalaman nyo? May ebidensya ka rin ba? May video ka ba pinakita? Nasaan yung video? Para malaman namin kung totoo bang nagsama si Pastor Apollo Kibuloy tsaka si Tatay Digong sa restaurant. Eh baka mamaya matagal ng video yan. Baka mamaya yung ilalabas naming video, dun kayo masyak. Wala lang daw nagsumbo. Wala man lang daw kung sumita. Abay, kung totoo yan, ay di ba napakalaking insulto niyan sa mga law enforcement agency ng Davao Region, Davao City. Okay. So pinapalabas niya ho dito na kinukonsinte ng Davao Region o mga kapulisan ng Davao si Pastor Apollo Kibuloy. Pinapalabas. Oy, mamita, ma'am, mamita Telma, maraming salamat po. So pinapalabas niya ho dito na kinakampihan ng mga Davao Police si Pastor Apollo Kibuloy. Ang galing ng setup mo. Lalo na ang police at NBI dahil sila po ang nandyan at inatasan ng korte. Isipin mo, tatlo na itong warrant of arrest tapos kapasal-pasal lang pala si Kibuloy dyan sa Davao. O, ingit ka naman. Kung yung biro at paliwanag ni Duterte na nandyan lang sa Tamayong. Although malaki nga yung Tamayong dahil alam ko yun, maraming may mga building dun at may mga bahay dun. Pero kung totoong nakakapag-dinner sa labas, o kung saan man. Aba, anong ibig sabihin niya? Anong ibig sabihin niya? Pang-iinsultong matindi niyan sa mga nag-issue ng warrant of arrest at sa mga otoridad sa police. Ano naman connect mo dun sa mga nagsampa ng warrant of arrest kay Pastor? Na kasama ka ba sa nai-insulto?
Ha? Kasama ka ba sa na-insulto? Ikaw ba yung isa ka doon sa mga nagsampa ng warrant of arrest? Sobrang bitter na ni Mike Abbey kay Pastor, no? No? Lahat gagawin eh. No? Lahat gagawin para lang mahuli na si Pastor Apollo Kibuloy. Galing mo, galing mo. Ang cute mo, sarap sa pakin. Ha? Anong ano noon? Bakit? Isa ka rin ba sa ano sa mga napahiya? Isa ka sa mga nagsampa ng kaso? Grabe pagka-bitter mo ba? At NBI. Ena. So ano ito? Oh, ano ito? Alam niyo kaya ko binabanggit ito eh. Sabi ko nga kung biro ay totoo, eh kasi si Duterte hindi natin malaman kung anong oras ng biro at anong oras nagsasabi ito. Eh tanga ka kasi kaya hindi mo alam. Hindi mo alam pag nagbibiro si Tatay Digong at hindi mo rin alam kapag nagseseryoso kasi nga tanga ka nga. Hindi mo alam, hindi mo malalaman 'yun. Yan talaga pag sarado utak mo, Mike Abbey. Now, pag tanga ka, pag masarado utak mo, eh sadyang ganun talaga. Wala talagang hindi mo talaga malalaman 'yun. Tapos eto pa. No. Bakit mo laging dinadamay yung PNP Davao? Samantalang nakita mo naman na inaksyonan nila yung ano doon. Inaksyonan nila yung pagsagawa ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Eto, eto naman din ang katanungan ko sa PNP Davao. PNP Davao, hinahayaan niyo lang po na bastusin po kayo ng isang vlogger na 'to? Kasi pangbabastos po sa inyo 'to eh. Hinahayaan nyo lang po na bastos-bastusin kayo ng vlogger na to? Na sinasabihan kayo na hindi nyo ginagampanan ng inyong trabaho? Ito ha, shoutout. Sino po yung mga tiga Davao dito na mga nanonood? Pakipasa naman tong video ko, etong clip na to. Pakipasa to sa mismong headquarters ng Davao dyan, kahit saan headquarters. Panoorin nyo tong vlogger na to, tinatarantado kayo. Ipinapamukha niya sa mga Pilipino na kinakampihan niyo si Pastor Apollo Kibuloy. Sino po yung mga tiga Davao dyan? Pakipasa tong video na to. Kahit itong video ko. Na hinayaan nyo lang na tinatarantado kayo ng pangkaraniwang vlogger? Ha? Hinayaan lang kayo na ginagago-gago kayo? Ginagawa kayong tanga ng vlogger na to? PNP Davao? NBI? Inayaan nyo lang na ginaganyan-ganyan kayo niyan? Sabi ni Ma'am Michelle, wala bang ginawa naming kasalanan sa AJ? Ba't pinapahirapan mo kami ng ganito? Kanina si Bangag, ngayon si Ube. Sorry na, eh gusto ko silang reaction na, namimiss ko eh. O sige mamaya, ibayin na natin. Hindi kasi ito, kaya ako to inilalabas. Kasi nga, nakakagago na po. Kasi mamaya kasi mapanood po ito ng kabataan eh. Baka mamaya gayagayahin po ito ng kabataan na ginagago-gago lang nila. Yung mga kapulisan natin, lalo na dyan sa Davao. Eh hindi naman po tama yun. Pero yung masasabihan niya, ang pinapalabas niya ho dito is natatakot o naunang vlog niya is natatakot ang PNP Davao kay Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Isang kagaguhan na yun. Pangalawa, eto naman ngayon. Nainahayahayaan lang daw ng PNP Davao na nakakalabas-labas si Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy pa natin. Sa kanya nang galing yan eh. Sabi niya, yan lang sa Tamayong. O di alam niya. Ha? Ibig sabihin, nagkakausap sila. E tinanong nga ng media kung kailan nagkita sila. Kanina lang sabi niya. Oh. Di ba? Nung gabi, nag-press conference, nung tanong niya ng media, sabi niya, kanina, kausap kanina, nakita lang kami. Parang galit na galit ka naman ngayon. Hindi nga natin alam kung yun ang totoo o biro. Pero, hindi sana, tingnan mo, kung hindi ka sandamakmak na bobot tanga, hindi mo naman pala sure kung biro tawag dito, hindi mo pala alam kung biro or ano bang tawag dito, kung biro ba, or totoo yung sinabi ni Tatay Digong, basta ka na lang nag-vlog dyan.
Basta-basta ka na lang nag-vlog yan, hindi mo naman pala alam yung sasabihin mo sa mga tao. Ang sama ng dating niya sa gobyerno. Hmm. Para bang masyadong nababastos or binabaliwala ang ating mga otoridad. Aba, hindi na pwede yan. Kailangan ipak... Hoy, ikaw ang nababastos sa mga otoridad. Hindi sila. Bubo to. Hype na talaga. Ito na nga. Ito na. Tinanggal ko na, ha. Oh, hindi na. Hindi na si Mike Abby yung nag-uusapan. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Ito, pag-uusapan natin, no. Ito ba yun? Panya nagiging authoritarian na ang pamumuno ng Marcos. Ito. Yung about kay... sa Maisug Rally, ito, yung mga, ito, mga taga-suporta ni Davao del Norte governor Hubahib, nagbarikada. Ayan, ito yung mga nagbarikada na sa ano. O, in fairness, ha? In fairness, nagbalita na sila. In fairness, ha? Ay, mamita, maraming salamat po. In fairness, ha? Nagbalita na sila. Pero ang galing din ng binalita nila, yung ikakagalit pa rin ng tao. Ay, naku po. Okay. Kahit sinuspindi siya ng 6 na araw. Live mula sa Tagum City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Rainiel, ito na ma'am Precious. Ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo ng Davao del Norte. Cheryl, patuloy nga ang pagbarikada ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib dito sa harap ng Kapitolyo bilang pagtutulumano sa ibinababang suspension order. Fred B. Sharaw. Gobernador, giit nila, sila umano ang naglukluk kay Jubahib sa liderato, kaya sila lang umano ang may karapatan na magdesisyon para paalisin siya sa pwesto. Tama! Kaso nangyayari, iba ang nagdedesisyon eh. Unang-una mga tiga Davao ang nagano na iluklok yung gobernador na yan. O tingnan niyo nangyayari ngayon. Kapag mga kaalyado ng mga Duterte, talagang ano, doon pa lang eh, no? Diyan pa lang makikita mo na nabias talaga yung gobyerno natin. Na kapag nakalaman nila na isa kang panatiko or tinatawag na kaalyado ng mga Duterte, tatrabahuin ka talaga. Katulad dito, hindi nga man lang inexplain kung paano tinanggal si gobernador. Basta na lang tinanggal. Hindi man lang nila pinadaan sa due process, 'di ba? Oh, sabi ni Ma'am Precious, kung di lang ako na matutulad kay Gob, sasali ako dyan, uuwi talaga ako. Wag, isi ka lang ma'am, kasi baka hindi matuloy yung laptop ko. Diba? Hindi man lang una, hindi binalita ng mga media yung about dito kay Gob. Binalita na lang nila, eto na, yung nagwawala na yung mga tao, magbarikada na. At nag-live na si Banat Bay about dito. Kung hindi pa magla-live si Banat Bay, hindi kayo magigising. Mataas man ang sikat ng araw, hindi ito alintana ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Binarikadahan nila ang palibot ng Kapitolyo bilang pagpapakita nila ng suporta sa gobernador. Nakakadena rin ang mismong gate ng Kapitolyo. Hanggang kailangan niya kami, hanggang hindi pa na ibababa yung suspension niya, nandito kami, nakasuporta. Nitong Webes, inilabas ng Office of the President ang 6 araw na preventive suspension order laban kay Jubahib. Dahil ito sa umano'y grave abuse of authority at oppression. Nagugat ito sa reklamo ni Sangguniang Panlalawigan Member Orly Amit dahil sa pagbawi ni Jubahib sa sasakyang pagmamayari ng Kapitolyo na naka-assign kay Amit. Ipinahiram daw ang sasakyan sa Provincial Engineering Office, pero ibinalik raw ito kay Amit matapos ang isang buwan. Ni-recall ko yung service car pickup.
ni-recall ko dahil hindi niya ginamit. Nandoon sa bahay niya at may isa siyang lumang old na service car na nakadetail sa kanya, issued din from the provincial government. Sagot ni Amit, legal na service vehicle ang pinuhang sasakyan sa kanya. Hinatak raw ito dahil pinag-iinitan siya. Shoutout, Ma'am Regina. Salamat. Well, I question kasi the budget of the governor. Nung nalaman niya na question namin yung budget niya, especially the confidential fund, nagalit siya. Para kayo bahib, power tripping ang ginagawa sa kanya ngayon. Hindi raw sapat na basihan ang pagbawi niya sa sasakyan para suspindihin siya. Diretsahan niya rin sinabi kung sino ang hinala niyang nasa likod ng kanyang suspensyon. Na nasa likod dito si Sap Anton Lagdamio. At ito naman talagang lumalabas eh. Unang-una, may galit siya dito sa rally na gawin ngayong Sunday. Ang rally na ito is peace rally eh. Wala naman ibang titignan dyan, yan lang talaga. Yung maisog rally na yan. Tapos ito pa nga, sir, okay, Agob. Alam mo kasi, panatiko ka nga po ni Duterte. Panatiko tuloy. Kaliado ka ni Duterte. Lahat nga po ng kaliado ni Duterte ngayon, winawalis na. Yan ang nangyayaring realidad dito ngayon sa Pilipinas. Kaya nga kami ng mga vlogger na medyo kabado rin kami kasi nga maaari anytime, anong oras pwede kaming walisin. Hindi ko lang alam kung paano gagawin pagwawalis sa amin. Kasi kung kayo nga mga malalaking tao nawawalis kayo, kami pa kayang mga maliliit lang. Sipin nyo may game, mga ka-DDS, ha? Kung kami na mga pangkaraniwang tao lang ako, kung sila nga na napakalalaki, napaka mga ma-influensyang mga tao, nagagawa silang paalisin, patalsikin, or ipatrabaho, kami pa kaya. Kaya talagang nag-iingat na kami ngayon. Kaya payo ko din yan sa mga kapwa ko vlogger, sa mga kapwa ko DDS vlogger, no, na mas madoblihin nila yung ingat. No, mas doblihin nila yung ingat nila. Kasi, kung eto nga, tingnan nyo, si Pastor Apollo Quiboloy, si Gob, at yung iba pa na mga susunod, ay nawawalis nila, mga ma-influensyang tao to eh. Kami pa kaya? magkano lang katapat namin? 50 mil. Wala na. Labas na yung mata namin. Pero dahil malakas ang pang ano ko, ang hawak ko sa itaas, malabo pang mangyayari yan. Baka maabutan ko pa talaga si VP Sara na maging presidente ng Pilipinas. Kaya laban lang, walang iwanan, no. Hangga't nandiyan kayo na sumusuporta sa amin ng mga Duterte vloggers, tuloy pa rin tayo. Walang iwanan, walang susuko, ha. Hindi na sabi na anti-administration itong rally. Giit ni Hubahib, matagal na raw siyang gustong patalsikin ng mga kilalang karibal niya sa politika na sina Special Assistant to the President Antonio Lagdamio at Vice Governor Oyo Uy, na ngayon acting governor ng probinsya. Nanindigan naman si Hubahib na hindi siya aalis sa Kapitolyo dahil walang basehan ang kanyang suspensyon. Hindi po ako bababa sa pwesto. Hindi ako satisfied sa order na binaba ng Office of the President. Hindi man lang ako nila binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag salita sa aking side. Hindi kumbinsido rito si acting Governor Uy. Marami ang nagsasabi na hindi dinaan sa due process. Hindi po yun, mali po yun. This is part of the due process. Lahat po tayo. Paano part? Hindi nyo nga pinagsalita. Paano, nasan yung part doon? Naantayin, ang gusto nga nung tao is nagulat nga lang siya bakit nagkaganyan eh. Tapos part of due, tangina eh, kung part pala ng due process yan, hindi, lies na tayo dito sa Pinas. Anong pinagsalita? Paano part of due process? Kung ganyan na pala ang due process sa Pilipinas, wag na, wala na talaga palang kwenta. Ay, friend. Diba?
Paano ang due process diyan? Saan ang due process diyan? Hindi niyo nga pinakinggan yung side nung isa eh. Tapos due process pa. Government officials, civilians, everyone, no one is above the law. It's a preventive suspension wherein iimbestiga muna. Inampihan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Hubahib. Ipinagtataka raw ni Duterte ang kawalan ng due process sa kaso. Kaya may patutsada siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, in pag ganun na isda, you are peering towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipinas. Wow. I'm just warning you. If you committed a wrong, may masama siyang ginawa, imbestigahin mo. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Hindi ko kalaban si Marcos. Pero along the way, magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. There is a big difference between an appointed guy and an elected guy. Sabi ko nga, ngayong araw umapela na ang kampo ni Hubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Magkabaliktaran yung inasahan natin dito kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Na dapat yung mga dilawan yung trabahuhin niya, yung gantihan niya sa lahat ng ginawa sa kanila. Pero ang nangyari, yung mga kaalyado ni Duterte, yung ano eh, yung mga inuunti-unti. No? Dati, yun nga, kagaya ng ilang beses ko nang paulit itong sinabi na dati, akala natin, ang tatarantaduhin, ang lilinisin ni or ang gagantihan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga dilawan, yung katulad niya nila France, nila Risa. Pero nagulat tayo, ang inunti-unti na ginantihan niya yung mga partido ni Duterte. Yun talaga yung unang tinarabaho kasi. Grabe. Okay, play natin to. Governance. Yes. So nagkamali pala ang DLG. Oo. Dahil ang isang matino at maayos na gobernador. Sinuspindi mo eh. Sinuspindi after mo. After one week. Ibig sabihin, wala kayong matinong vetting process sa DLG. Sayo. Attorney Vic Rodriguez, Ma'am Lorraine, we will get your reaction, Attorney Vic Rodriguez, bilang abogado, kapareho ni former President Rodrigo Duterte na naging isang abogado at naging prosecutor, na babahala siya that the tendency of authoritarianism o yung pagiging diktador at walang respeto sa proseso ng batas at demokrasya ay nagagamit ng kasalukuyang gobyerno ni Pangulong Bongbong Maria Cristina. Similar sa kung paano ginawa ang paghawak sa poder ng kanyang tatay. Rina S. Sharon, pabuti na lang nag-iyong pagulay sa'yo. Eric E.S., may I please intervene lang a little bit? Kasi prior to that, no, si former Speaker Bebot Alvarez gave a backgrounder, di ba? Yung tungkol kay Anton Lagdameo. And he told us this again during when we were having dinner. He said, basically, yung suspension order na yan, ES, Eric. Yes. Kasi napunta siya the day before to ask na wag na ituloy yung rally. And then governor said, that cannot be. Itutuloy namin ito, basically. And then the next day, Anton Lagdameo was in a coffee shop in Tagum and asked the governor to go to him. And Governor Hubahib said no because he had so many of his constituents that were in his office. Tama. And then that was when it happened. So basically what we're saying maraming is salamat, Ma'am Maria. Talagang petty tyrants itong mga nakaupong ito. No, talagang power tripping. Ah, hindi ka pumunta sa akin. So there was no due process. And pumunta siya kay E.S. Lucas Bersamin and that whole thing happened. There was no due process, no? Para talagang petty tyrants like they own the government. And Eric and I have been on the receiving end of that and we know how that feels. And we see it with Pastor now, yung pang magpagma. Sa lahat ng nangyayari ngayon, lalong-lalo na dito sa ganitong issue,
Minsan mapapaisip tayo na sino kaya na naman ang isusunod ng gobyerno ng mga partido ni Duterte na ipapatanggal. Sino kaya di kayo? Kayo naman mga ka-DDS, sinong naiisip nyo na pwede pang maipatanggal? No. Kasi marami pa diyan eh. Meron pa diyan kahit papaano na mga ano ng mga kapartido ng mga Duterte. Sisipin nyo maigi ah. Una-una yung kay Kibuloy. Bakit hindi ano yun? Bakit hindi dapat dati pa inasikaso na yung kaso na yun. Kasi itong kay Gob na to, alam ko medyo matagal na rin tong issue na to, pero ngayon lang din inano. Si Baste. Ayan yung iniisip. Ayan din po yung iniisip ko. No. Na baka isunod na si Baste na ipatrabaho ng gobyerno para tanggalin bilang mayor. Hindi ah, hindi kasi malabo kasi kung mapapansin nyo halos lahat na po ng mga kapartido ng mga Duterte tinatanggalan na nila. O gusto nilang mawala sa mano nila para mas maluwag yung kanilang ano. Kaya ito ah, yung kanina sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na okay sila ni BP Sara. Isang malaking ano yun. Ayoko na lang ituloy. Tapos, tignan mo yung ginagawa ng mga vlogger ngayon. Diba? Nakatutok lang sa mga Duterte na para siraan, para walang yain, para balahurain ng mga vlogger, ng mga Marcos. Diba? Ng mga tansu vlogger. Totosin lang, pag nakakita sila ng katiting na ano kay Bipe Sara, kukwestiyonin na nila yan. Ang unang-una nga, 'di ba, ang ginawa nila yung about sa confidential fund. 'Di ba? Pero hindi umubra. So ngayon naghahanap pa sila ng iba pa. Na tingnan niyo, may susulput at susulput diyan. Oo, wapakel shoutout sa iyo, bro. Ma'am. No? May susulput at susulput diyan. May mga makikita at makikita yan sila na pwede nilang panglaban sa mga Duterte na para lang mapatanggal nila. Kaya nga ito, sumunod na si Gob. Sumunod na SMNI, Kibuloy, si Gob. Ito, baka sa susunod na buwan, sa Makalawa, baka si Mayor Basti Duterte na ang ipatanggal na nila. Ayun yung ano, ayun yung isa sa mga naiisip ko na maaari nilang gawin. Kasi lahat na ng mga partido ng mga Duterte, inuunti-unti na nila. So tuloy pa natin to. Itong mga petty tyrants na ito na sinabi ni PRRD, mga wala namang alam at mga nagdodroga pa. Yes, diba? Ma'am. Idugtong ko na briefly, Attorney Rodriguez, para buo ang reaction mo doon. The order will not come out just from the office of the executive secretary without the president himself giving the go signal. Your reaction? Baka hindi ko masagot briefly dahil medyo mahaba ito. Kaya, Eric, go ahead. Dr. Lorraine, go ahead. I'd just like to take off from the statement given by President Duterte na si Governor Edwin ay he was deprived of due process. Tama yun, yung pinag-uusapan natin. Kaya nga hindi ba kumalala tama ka, ma'am, precious. Kababayan? Kaya tayo meron yung hakbang ng maisog. Ang ating panawagan, protect and defend the Constitution, not right. Just from this peking at huwad na charter change at people's initiative. Ito na hangaho yung ating panawagan, protect and defend the Constitution dito sa pagbabalahura o pagsasantabi nila ng ating fundamental rights. Correct. I agree with President Duterte sapagkat not only yung sa Bill of Rights provision na sinasabi niyang violation of the equal protection of the laws. Tingnan din natin yung Article 2, Section 1 of the Constitution. Yun nga, the Philippines is a Republican and Democratic state. Ito importante, yung sentence number 2. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang soberenya ho ay tayong mga mamamayang Pilipino. Hindi po yung mga nahalal. Sila po ay kinatawan natin na alam niyo yung nangyayari ngayon, biglang sumagi sa isip ko yung pelikula ni ano, pelikula or story ni General Luna.
Sino nakapanood dito ng movie ni General Luna? Oh, sino nakapanood dito? Alam nyo, parang may mahahalin tulad natin din yung nangyayari dito ngayon sa Pilipinas. Doon sa buhay ni General Luna. No? Doon, mapapansin nyo din, ang kalaban din ni Juan Luna doon ay ang presidente, di ba? Oh. Tapos, inunti-unti ding siraan at tanggalin ng mga kasamahan ni General ni Juan Luna nung panahon niya yun, di ba? Yung mga kano pa yung kinampihan, di ba? Alam niyo parang nangyayari ngayon, no? Kayo ba? Isipin niyo nga, ano, baka mamaya nagkakamali, baka ako lang nakakaisip eh. Di kasi parang sabi ko, alam mo pag napapanood ko yung ano, yung kay yung movie ni General Luna, tapos yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, parang iisa. So totoo lang. Hindi, ewan ko lang ha, kung ako lang nakakapansin ha. Ang datingan kasi doon na etong presidente na si Emilio Aguinaldo ay hawak din ng mga kano, 'di ba, ng mga puti. So ano ba nangyayari ngayon? Yung presidente natin hawak din ng mga kano, 'di ba? Hawak din ng ano, similar eh. Parehas na parehas eh. Si Emilio Aguinaldo ay kontrolado din ng mga Amerikano noong mga panahon na yon. Na etong, tapos si Duterte naman is ilalagay natin sa buhay ni General Luna. Na si General Luna ayaw na ayaw sa Amerikano kasi nga ginagawa tayong alipin dito sa sarili nating bansa. Kaya ang nangyari noon, naging magkalaban itong si Emilio Aguinaldo at si General Luna dahil nga magkaiba sila ng ambisyon, magkaiba sila ng paniniwala. Nakatulad ni BBM ngayon at ni Duterte. Sipin niyo yung maigi na parang parehas na parehas. Doon sa movie, doon sa story, kahit sa libro, ay makikita niyo doon na pinagtatanggal din sa posisyon ng mga kasama, ang mga kasama ni General Juan Luna. Tama ba, Juan Luna, no? Baka nagkakamali ako sa pangalan. At ngayon, tingnan nyo, nangyayari din ngayon dito sa mga Duterte. Dito sa mga partido ni Duterte. Ay, naku. Parehas na parehas eh. Kasi nung panahon ni General Luna, ay ayaw niya sa mga Amerikano. Oo. Tapos yung mga gobernador, mga kapartido ni Emilio Aguinaldo noong mga panahon na yun ay todo kampe sa mga kano kasi nga doon sila ano eh, kaya nga 'di ba nauso yung salita na pera o bayan, ano yun, tama ba, pera o bayan, mamili ka, 'di ba? Hindi kasi pares sa pares na nangyayari ngayon. Kaya sabi ko, hindi kaya bumalik tayo sa panahon ng ni Juan Luna. 'Di ba doon sa panahon ni Juan Luna ay ang nagmumukhang masama sa mga tao ay si Juan Luna. Siya yung nagmumukhang traitor sa Pilipinas. Na ganun naman ang nangyayari ngayon kay Duterte. 'Di ba? Na ang mga Duterte ang nagmumukhang masama sa mga Pilipino. Nagmumukhang traidor sa Pilipinas. Ganon na ganon sa nangyari sa buhay ni General Luna. Na ngayon, na si General Luna naman talaga ang pinaka may malasakit sa bayan, siya yung pinaka nagmamahal sa bayan at gumagawa paraan para mapabuti ang bayan, para maiiwas sa mga Amerikano, para ito ay huwag sakupin balang araw, eh siya pa'y napapasama, siya yung nasasabihan na traidor at kamay na bakal nung panahon nila Emilio Aguinaldo. Tapos, ang nangyayari naman, yung buhay naman ni Emilio Aguinaldo nung mga panahon na yun, ay katulad na katulad sa nangyayari na kung sino yung presidente natin ngayon. Sabi ko, puta na, para minsan kapag napapaisip ako, sabi ko,
Hindi eh, parang bumalik tayo dun sa panahon ng ano. Ano bang taon yun? Nakalimutan ko. 19 na yun? 1912? Tama ba? Hindi, baka nagkakamali ako. Sino ba pwede mag-comment yan na may mabilis na pang search yan? No, siguro may tambalos-los din noong unang panahon. Walang iba. Sino ba ang nanghamak kay... Sino yung naka-wheelchair doon? Ha? Sino yung naka-wheelchair na nasa 10 piso? Sino si Mabini doon? Ha? 'Di ba? Sino si Mabini? Ang nangyayari nga nun, si Andres Bonifacio parang si ano eh, parang si Robin Padilla na parang si Kibuloy sa panahon natin ngayon. Antonio Luna Brad. Ah, Antonio Luna pala, sorry. Oh, Juan Luna. Juan Luna kasi naisip ko. Oh. Exactly. Same day ang kaibahan lang ngayon, we have internet at oh, yun. Ayun yung pinagkaibahan. Oh, kasi kung isipin nyo, Mike, ganito yung nangyayari talaga. Oh, diba? Di pwede man, Janice, maawal ako sa susunod na rally. Planuhin ko yan. Sige, sama ako sa'yo, Ma'am Precious. Oh. Ang ina nangyayari ngayon, no? Ay. Kaya minsan pag napapaisip ako, palagi kong pinapanood yung pelikula na Juan Luna kasi alam mo yun, si Juan Luna kasi sinuklaman, kinakasuklaman at kinakatakutan ng mga Pilipino nung panahon na yun. Na which is na parang nagiging style ni Duterte. No? Kasi nga, ang katwiran ni Luna, ayaw niyang papasukin ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Na ganun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon kay Duterte. Naayaw din ng Duterte sa mga Amerikano. Kasi nga alam naman din natin na Amerikano ang isa sa mga marami din pinatay ng mga Pilipino yun. No. O dun pa lang sa movie ni Juan Luna. No? Alam ko may mga Tanso Dugyot supporters dyan na nakapanood ng movie ni Juan Luna. Doon may kita nyo kung gaano pagpapahirap ng mga Amerikano sa mga Pilipino nung panahon na yun. Tapos ngayon eh, todo ano tayo? Oh, kaya, ay, ano pa bang masasabi ko? Oh, so, yun, pabayaan na lang natin. Ito. Ano pa tayo mapag-uusapan dito? Ito pala! Ewan ko ah kung totoo tong vlog na to, pero ewan ko lang. Hindi ko alam kung totoo tong vlog na to. No? Soto, kumanta na. Dapat tong malaman ng taong bayan. Ewan ko kung ano ba to. Pakinggan muna natin. Senate President Tito Soto tila pumutok na sa galit at harap-harapang sinagot ang Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pinsyo tsa-tsa ay umani ito ng samutsaring reaksyon. At isa na nga rito ay ang dating Senate President na si Tito Soto, kung saan matapang nitong sinabi sa isang pahayag na ang target di umano ng umiikot na signature drive para sa charter change o tsa-tsa ay ang pagbuwag sa Senado. Sinabi rin ito. Ay, matagal na pala to, 4 weeks na to, pero alam ko legit to eh. Antonio Luna Jay, kaya nga. Ay, Mami Bilma, shoutout. Kumaya ka na magsalita niya, magsasalita pa. So yan, medyo na pagod na rin ako. Mga kaano, Tansu Vlogger, ano yung, wait lang, ano yung napanood ko kay ano? Ano yung napanood ko kay Buster? Tingnan ko nga, Tansu Vlogger. Ano to? Mga bangag na Tansu Vlogger, sinoplak. Maraming soplak-soplak ha. Juan Luna is the painter. Stricto si Antonio Luna kasi Brad. Hindi nga kasi ganito. Nung panahon nga kasi ng ni Juan Luna,
ay ayaw ng ang mga tao noon. Tingnan niyo, eto na lang eh. Istrikto na si Juan Luna pero ang dami pa ring mga naglulukong mga opisyal, 'di ba? Ng mga panahon na 'yon. Hindi lang dun sa movie tayo babasi sa mismong nakasulat sa buhay ni Juan Luna. Na doon nung mga panahon pa lang noon, kahit na sobrang istrikto ni Ani Juan Luna. Ni Antonio Luna. Ano ba? Ni General Luna na lang, General Luna. Nung panahon ni General Luna, 'di ba? Makikita niyo ang daming mga opisyal na mga luluko-luko na noon ng mga panahon na 'yon. Andun pa yung opisyal ng Cavite na si nakalimutan ko lang yung pangalan. Meron pa doon yung dinakot niya sa bayag. Kaysa humarap sa gera, nakikipag-inuman, 'di ba? So doon nung una pa lang marami ng traitor sa Pilipinas at kadalasan nga kung sino talaga nagmamahal sa Pilipinas, sa bansa natin, siya yung nagmumukhang traitor sa paningin ng mga Pilipino. Dati pa naman 'yan. No, dati pa naman 'yan na ano, dati pa naman 'yan na ganyan na yung nangyayari dito sa Pilipinas. Katulad ngayon, 'di ba? Duterte ang nagmamahal sa bansa natin, na totoong nagmahal. Pero tingnan niyo, 'di ba? Siya pa yung nagmumukhang masama sa ating lahat, siya yung nagmumukhang traitor, no. Kasi kung isipin niyo lang maigi, bakit pa 'to ginagawa ng Duterte? Na wala naman silang mapapala at mapapahamak pa nga sila. Kasi nga ginagawa nila 'to kasi hinahadlangan nila yung mga masasamang gawain ng gobyerno natin na gagawin dito sa bansa natin. Na hindi maintindihan ng mga ano, hindi maintindihan ng mga Tansudog Youth supporters, no, nag-i-stick lang kasi sila doon sa ano eh, sa sinasabi ng gobyerno na masama ang Duterte, traitor ang Duterte. Pero kung iisipin nila maigi, dapat maging bumilib pa sila sa mga Duterte kasi nga piruin mo, wala naman silang dapat na. Tingnan niyo, napapahamak pa nga sila, di ba? Napapahamak pa sila sa ginagawa nila. Pero tinutuloy nila kasi nga dahil to sa pagmamahal nila sa ating bayan, sa bansa natin. Ayun yung hindi maintindihan ng iba diyan. Ewan ko ba kung bakit hindi nila talaga maintindihan. No. Ano to? May set na live na naman si Maring dyan ito. Nako, PBBM, ingat kay BP, Sarah. Ano naman to? Digong, Duterte, pwede kausapin. Ano naman to, ano, Maring Janet? Yung nagagawa mo sa buhay mo, leche ka. Bakit mag-iingat na naman si BBM kay BP Sara? Wait lang, parang baliktad. Dapat si BP Sara ang mag-iingat kay BBM. Hindi si BBM ang mag-iingat kay BP Sara. Bobo! Eh, pagod ako dun ah. Parang gusto ko pumunta ng Maisog rally. Parang gusto kong pumunta na may Isog rally, guys. Dancing to the beat. Pagod ako dun, guys. Parang hindi ko pa talaga siguro kaya mag-straight ng live, no? Kailangan ko pa ng sandamakmak na pahinga. Yeah. Ang labo mata ko dun. Okay. Mag-shoutout time na tayo. Comment na yung mga gusto magpa-shoutout dyan. Ba't hindi ka nagpunta? Kaya nga ma'am kanina napag... Ay wala ka pala kanina ma'am Precious. Pinagtawanan kaya ako dito ng lahat. Kasi una-una bukod sa wala akong pamasahe at... wala nga akong perang maiiwan dito sa pamilya ko pag umalis ako. Eh, etong passport. Akala ko may passport papuntang Davao, wala naman pala. Pinagtawanan nila ako dyan kanini.
Ba't ka kasi di nagpunta? Ayan. Sa April 14 na yun, rally. Ano mong, bukas na pala. Oh. Pwede pa naman ako umabol, pero wala talaga akong pera. Pasensya na kayo, ha? Yan, shoutout kay Bogart, kay Ma'am Janice Teikay, kay Ma'am Precious, kay Mami Bilma, kay Albert Pilarca. Pwede pang sumunod sa Davao, J. Hoy, lahat kailangan ng day off, kahit once a week lang. Then, nagpahinga na po ako, ha, isang araw, nung nilagnat ako. Nagpahinga naman ako, ha, nung nilagnat ako. Hoy, kay LNM, shoutout sa bro, kay Mami Miho. Kay Chris Craft Tambligan. Bukas na may family event kami. Thanksgiving, sayang, kuyongon. Oo, tapos Ma'am Janice, dyan ako sa inyo noon, tutuloy. Mga ilang linggo ako dyan, 1 week. Good evening na yung LM, shoutout sa'yo. Sorry naman, nanood kasi ako ng kuya na nagtatanggal ng wart of bulog. Yan kasi. Hi, Ma'am Sydney. Belido, mega love shoutout po. Kala ko lumipad ka. Kala ko ba lumilipad ka? Ah! Hindi ako pwedeng lumipad ngayon. Matamlay yung pakpak ko, may karamdaman pa ako. Oh, Michelle Yamaguchi. Yan. Talagang siya bukas, yari na naman siya kay PRRD. Kaya nga. Oh. Tingnan mo si Umpak J. Bakit? Anong sinabi ni Umpak? Hindi ko na kasi pinagpapatulan to, eh. Sabi nga ni Banat Bay, huwag ko na pagpaputulan tong mga to, eh. Abang, ano pala, oh. Eh, si Ninyo Barsaga na naman yung. Wala na may ibang content to, eh. Si Ninyo Barsaga lang naman, eh. Umiikot lang mundo nito kay Ninyo. Tingnan mo, puro kay Ninyo. O, pati yung pagsapak ni BP Sara dati. O. O, yun lang naman yung ano nito, eh. Wala na. Yun na natin kailangan patulan to, tsaka kawawa yung channel nyo, no? Nagihingalo na. Ay, shoutout kay Janet Takawasa, mega love shoutout from Davao. Ingat po kayo. Ah, Japan yan. Ingat kayo dyan. Hates de Solidad, mega love shoutout. Naku po, Sir Abilino, nasunog yung tinapay. Kay Griselda Reyes, mega love shoutout po from Canada. Yan, si Boss, kwentong roof trip naman dyan. Wala, eh. Nagkasakit tayo, wala tayong kwentong may roof trip, eh. Dance. Mamaya bukas, magkakwenta ko roof trip pag nakasalubong ko dun si Paring Bong at Maring Lisa sa taas. Nakalimutan ko, may nakasalang pala akong tinapay. Naku po. Kung gusto mo, Jay, pabook kita sa sarili naming portal ng airlines, pero bayaran mo, ha, OFW Dubai. Akala ko okay lang. Mababati pala. Wag na, dito na lang ako. Pwede naman, magbarko kaya lang tagal ng biyahe nun, no? Tagal nun. Naubusan lang ng langis si Jay. O, hindi, nagkabuni kasi yung pakpak ko, eh. Oo, nagkabuni po kasi yung pakpak ko, kaya ganun. Ingat ka po, get well. Yan, Mama Regina Terrena, ano to, Terrenal. Maraming salamat po. Kay Ma'am Beng Miranda, mega love shoutout. Oo. Mga walang patol sila, Nak J. Sayang ang oras mo. Kaya nga, kaya yun ang patulan, eh.
Jay, hindi ka ba nananaginip? Hindi pa naman, bakit? Walang pamasahe, dinamay niya ang passport. Visit ka! Ingat, ingat. Ay, Ma'am Rina S, maraming maraming salamat. Ingat din dyan. Papuntahin ko na lang si Tatay Digong dito sa Taguig. Habol na sa Davao, sabi ni Ma'am Beng Miranda. Naku po. Mahirap na, wala tayong kwarta. Matulog ka ng mahaba. Mahaba, Jay. Kaya nga matutulog talaga ako na. So yun, hanggang dito na lang yung live natin. Maraming 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 salamat. Hindi ko rin maintindihan po, pro mahal pamasahe sa Davao eh. Kaya nga eh, may mahal dun eh. Ay, Ma'am Tessie Rubes, mega love shout out. Kay Levi Barrera, mega love shout out. So yun, bukas ulit tayo ng alas 6 ng hapon. Yung oras na ba? Alas 9 na pala. 3 hours na pala tayo nakalive. Kaya pala ngawit na ngawit na yung likod ko eh. Anong nakalagay rito? Oh, nagagayat pa si Joanna, patapos na yung live ko. Oh, manood na lang tayo sa kanila ng rally bukas. So yan, ingat po kayo palagi. Maraming maraming salamat sa suporta. Mamaya may upload tayo alas 4 ng madaling araw. Alas 7 ng umaga, Pinas time, at alas 12 ng isang hapon ng upload natin. So yan, thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless kung saan man sulok kayong mundo. At thank you din sa mga nagpalipad, sa mga nag-share ng blessing, at sa mga nag-standby dito sa akin live. Especially to Hero Abroad, yan. At sa mga tawag dito sa mga senior citizen po natin, na mga mahal natin senior citizen na patuloy na sumusuporta, sa mga Duterte vloggers. Jay, magpa-Gcash ako sa susunod na live mo. Basta kusang loob, okay lang yun. Mamaya habol ako. Sige, habol na. Hoy, lipat tayo kay ano, DJ Kyle 21 'yan, na binababa yung link diyan. Oh, thank you sana na-entertain ko kayo at may mga natutunan kayo, no? At pag wala eh, bawi na lang tayo bukas, ika nga ni Boss Dada. Kusang loob ito 'yun. Ngayon na ba, ma'am? O bukas na? Ah, sige, sa susunod na. So yan, ingat kayo palagi. Bye-bye. Ingat po. Punta kayo kay sa live ni ano. Punta kayo sa live ni DJ Kyle na nandiyan binababa. So ingat po.